Kami. Good evening, good evening, good evening. Good evening po. Good evening, ano ba ang date niya? September 17, Friday, Life Group. Genesis 19. Okay. Bilis no? Genesis 19 na tayo. Siguro pag natapos natin ang Revelation, mga may asawa na si Anaya. May apo na si Aldrin. Tapos na tayo Revelation. Okay, sige. Manalangin na tayo. Sige, Drin. Ito na ang mag-opening. Sige po. Dear Heavenly Father, Lord, salamat po sa araw na ito. At kami po ay nagtipon-tipon, Lord God, upang pag-aralan ng salita po ninyo, Lord God. As we study the Bible, Lord God, may these words be sunk into our hearts and may we apply it in our daily lives, so Lord God. And may you bless this lesson, Lord God. And we give you all the praise and the glory, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Okay. Kamusta kayong lahat? Niyanig po. Niyanig. Hilo-hilo po. I know. Okay. Share screen tayo. Sodom and Gomorrah destroyed. Siguro, recap muna tayo. Ano yung pinag-usapan natin last Friday, kung naalala nyo. May tatlong bisita si Abraham, di ba? Naalala nyo yun. Sa Genesis 18. Di ba? Sabi natin, may ibang commentary. Sabi dyan, si Jesus tsaka dalawang angel. Ibang commentary naman. Yung Holy Trinity. Oh, may ibang commentary naman. Angel sila lahat. No? So, pero lumalabas, no? Kasi dito sa verse 3, sabi niya dito, and my Lord, no? Hindi lang basta Lord, no? Meron siyang, tsaka itong naiwan na isa, yung dalawa, bumaba ng papuntang Sodom and Gomorrah. There's something special about that, my Lord, no? So, assumingly, most probably, sabi natin, pwedeng si Jesus, di ba? Pwedeng, kumbaga, talagang ang Panginoon yun, ano? So, anyway, yun. Kumbaga, ano rin, reminder na sa atin na whatever we talked about, kasi nobody among us, even nga, pansin nyo, mga commentary, iba-iba rin. Nobody among us can say na, oh, this is the absolute truth. No, this is the absolute truth. So on tendency, we will be engaged in a debate. No? So parang ano tayo, yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo at saka yung dating daan, di ba lagi sila nagde-debate. So kung ano yung tama at mali. So tayo, we are exploring, we are trying to understand, and we are still abiding doon sa sinasabi ng Biblia na your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts, kumbaga limited ang wisdom natin. And we're just trying to learn as much as we can. We are learning from each other. So kumbaga, that's why we encourage you, kahit tama yung sagot mo, mali yung sagot mo, basta just put in something sa table. And let the Holy Spirit guide us kung ano talaga yung tama at mali. Mararamdaman mo naman yun. Marirealize mo yun eventually. Hi, good evening, Odette. Kamusta? So, sa chapter 18, no, recap nga natin. Mapapansin nyo, may tatlong bisita tong si Abraham. No, yun nga. Dito naman... sinabi dito na, kumbaga, sinabi na dito, Brian, sinabi dito na ano, na kumbaga, na magkakaanak na, no, si Sarah, tsaka si Abraham. No, at pinalitan na yung pangalan nila, Abraham to Abraham, Sarah to Sarah, tapos natawa pa si Sarah,
Sabi yan, tanda-tanda ako na magkakaanak pa ako. At saka hindi lang yun, si Abraham, matanda na rin, di ba? I think 99 si Abraham ito, 100 taon na, centenya. May 100,000 pesos na si Abraham dito sa Pilipinas kasi may batas na ganun eh. So si Sarah, 90 years old, no? Kumbaga, kasi edad siya ni Tita Fe, 90 years old. So, at sabi niya nga sa verse 11, past the age of childbearing na siya. So, tsaka worn out na daw yung kanyang my Lord, di ba? So, mapansin niyo dito, nung sinabi ni Sarah sa chapter 11, sa verse 11, my Lord, tinawag niya si Abraham na my Lord, pero small letter lang yung Lord, napansin niyo? Pero pansin niyo dito sa verse 10, the Lord said, puro all caps. Di ba? So, pansin niyo na naman dito, balikan lang natin na ito sa verse 1, the Lord appeared to Abraham. So all caps na naman. So yun, pagkatapos natawa nga si Sarah, tapos dininay niya pa, sabi nga ni Lord, is anything impossible for the Lord? Diba? Tapos dininay ni Sarah na natawa siya, hindi daw siya natawa. Pero nagmukha siyang katawa-tawa kasi nagsinungaling siya. Tapos nakiusap si Abraham kasi nga papunta yung dalawang anghel doon sa Sodom na baka naman na the Kenemen, sabi ni Abraham na huwag niyo nang gunawin. Diba? Kasi baka meron dyan 10. Hindi, 50 ata yung una niya na yung bargain nila eh. Sabi dito sa 24, now what if there are 50 righteous people in the city, di ba? So hanggang sa naging 40, ano, hanggang sa naging 30, di ba, hanggang sa naging 10 na lang, sabi niya pagka meron di natin gugunawin. So lumalabas talaga wala kasi ginunaw eh, di ba? So sabi niya dito sa huling verse, no, he answered, I will not destroy it on account of 10. Kahit 10 lang meron, di ko di-destroy. Yan. When the Lord had finished speaking with Abraham, he departed and Abraham returned to his place. So, ibig sabihin, there's something wrong talaga sa Sodom and Gomorrah. Kasi ginunaw eh. No? So, sabi nga nila, ang present Sodom and Gomorrah daw, halimbawa, no, ang twin cities na pwede mong sabihin ay LA daw at saka daw Las Vegas. No. Pero ba't hindi ginugunaw? Eh kasi nga, meron pa naman lagpas ng 10 na matino. Kaya hindi ginugunaw ng Diyos. Napansin niyo ba dito na di ba nangako ang Diyos? Sabi niya, teka, di ba sabi ni Lord kay Noah, hindi nagugunawin yung mundo? Bakit ginunaw pa yung Sodom and Gomorrah? Pero mapapansin niyo, yung sa pangako na yun, hindi gugunawin. Through what? Through flood. Hindi naman sinabing papaulanan ng asupre. So anyway, punta na tayo dito sa chapter 19. Medyo intriguing to. Madaming kamanghamahang, medyo nakakanganga ng mga pagkakataon at pangyayari na medyo mabibigla tayo. Na tipong napapanood nyo lang sa Tulfo. At ito ay maganda, interesanting pag-usapan. Kasi nga, bakit nagkaganon, di ba? Ah, ito pala yung pinagsimula ng lahi ng mga Moabita at saka Ammonites, di ba? Mga ganun. So, anyway, let's start the ball rolling at tayo magbasa. Let's start with Brother Aldrin sa verse 1 hanggang 3. Yeah. Okay pa. The two angels entered Sodom in the evening as Lot was sitting in Sodom's gateway. When Lot saw them, he got up to meet them. He bowed with his face to the ground and said, "My lords, turn aside to your servant's house, wash your feet, and spend the night. Then you can get up early and go on your way." "No," they said, "we would rather spend the night in the square." But he urged them so strongly that they followed him and went into his house. He prepared a feast and baked unleavened bread for them and they ate. Mm-hmm. Oh, ano mapapansin kagad natin sa first three verses? Nakatambay lang po siya sa gateway. Yun, exactly. Exactly. And according sa ibang commentary na kung mababasa nyo,
Ang maganda kasi, before mag-Bible study, magbasa na kayo ng maraming commentary para may idea kayo na nangyayari yung panahon na yun. Total, isang chapter lang naman yung pag-uusapan natin. No, sabi, pagka daw nasa harapan ka ng gate during those times, isa ka sa mga leaders. Kumbaga, may konseho. Kumbaga, sa church, board member ka. Kumbaga, pastoral staff ka, parang ganun. So, since natagpuan, itong si Lot-Lot na nakaupo sa gateway ng Sodom, ibig sabihin, isa siya sa mga leader. Kung isa ka sa mga leader, isa ka sa mga nag-a-approve ng mga nangyayari sa Sodom. Alright? So before pa nito, sa previous chapters na pinag-usapan natin noon, maaalala nyo na itong Sodom, ayan, 'di ba nung nag-aaway na yung mga tao ni Lot sa kan Abraham, sabi ni Abraham, "O sige, pumili ka na." Pinili ni Lot agad at doon ako sa Sodom at Gomorrah. So, nung dinescribe yung Sodom, hindi pala pumupunta si Lot doon, ha. Ang sabi, itong Sodom daw ay punong-puno ng masamang tao. Evil daw yung mga nakatira dito. So, mamaya alamin natin ba't sila evil, no? So, tapos no, nakita, ano yung napansin niyo na pareha sa senaryo na ginawa ni Abraham at saka ginawa rin ni Lot? No, nakita niya si in dalawang angels. Tapos di ba no, nakita ni Abraham sa chapter 18 yung tatlo, si Lord at saka yung dalawang angels? Ginawa niya rin to, eh. Tapos ginawa rin to ni Lot din na nakita niya yung mga angels. Ano yun? Bow down. Yes. Bow down. Bow down to the ground. Inalok po to wash your feet and spend the night. Mm-hmm. Sa bahay pala. Inalok sa bahay. Kostumbre talaga, no? Hugas na naman ng paa kasi nga maalikabok. Mm-hmm. Importante, nag-bow down. Ibig sabihin, na-recognize agad ni Lot kung sino yung dumadating. Ibig sabihin, VIP to. Hindi to extraordinaryong tao, kundi galing to ng langit. Di ba? Tapos sabi niya, punta kayo dun sa bahay ng inyong servant. Di ba? Hugasan na inyong pa. Doon na kayo magpalipas ng gabi. Then you can get up early at you can go on your way. And you can go on your way. No? Anong sabi ng mga angels? No? Hindi. Dito na lang kami mag-spend sa square. Okay, sa Filipino setting, ano yung square? Rotonda. Ano po? Parang rotonda. Yung matatagpuan nyo kadalasan sa mga bayan nyo? Plaza. Plaza, exactly. Rotonda. Oo, napansin nyo na ang plaza, lagi magkatapat. Di ba ang plaza, ang gitna niya lagi, basketball court. Ang magkatapat, simbahan, munisipyo. Papansin nyo? Lagi yan sa plaza. Merong sa Pilipino setting, sa kadalasan ng mga probinsya, ang plaza, lagi may stage kung saan may ginaganap ng mga inauguration o party, di ba? Tapos sa isang banda, nandun yung munisipyo. Sa isang banda, may simbahan, di ba? So, kumbaga may religion at saka government. Tapos merong square kung saan nagtitipon-tipon ng tao. So, ang sabi ng mga angels, dito na lang kami sa square. Nung it was February 14, mga mid-90s, ako ay nasa Naga City. February 14 yun. And we are conducting seminars. At wala kaming matuluyan na hotel or motel. Kasi it's February 14. Alam nyo na. So, you have to wait dahil yung mga rooms are filled up. Eh, since galing kami ng Dait, then we went to Naga. So, gabi na, mga bandang alas 7 ng gabi, napilitan kami na mamahinga sa square, yung parang tinatawag nilang plaza. No, tapos sa pagkwentuhan din namin to. Hindi kaya sabi namin, hindi kaya malot-lot tayo dito.
kasi kaya maghahasa tayo dito dahil nasa square tayo. Pero mababait ang tao sa Naga. As in, malinis. Yun pa yung time ni Jesse Robredo, siya yung mayor. Bakit ano, hindi pinayagan ni Lot? Sabi niya, but he urged them so strongly that they followed him and went into his house. Di, pinilit niya talaga, wag kayo dyan. Wag na wag kayo sa plaza. Alam ni Lot, mapapahama kayo dyan. Tapos ginaya niya si Abraham. Kustombre nga kasi, he prepared a feast. O, hindi to basta mag-prepare ka nga ng pagkain. Di, feast. Baked unleavened bread for them and they ate. So yung unleavened bread noon pa, no? Panahon pa talaga ni Abraham. Ito yung hindi umaalsa ng mga na hindi umaalsang tinapay. Hanggang ngayon, ginagamit ng Hudyo. Okay. So, nakita na natin yung setting. Dumating na yung dalawang angels. Sinalubog na sila ni Lot. Si Lot nasa harapan ng gateway. Ibig sabihin, isa sa mga leaders. Tapos, gustong matulog sa plaza nung dalawa pero ayaw ni Lot kasi baka may mangyari sa inyo. O, tingnan natin ano sumunod na nangyari. Sa 4 and 5. Okay, Sister Girlie, 4 and 5. Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. They called to Lot. Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them. Ooh. Ooh. Controversial. Ano masasabi niya dyan? Anybody, ano masasabi niya dyan sa nabasa niyang yan? Ano masasabi niyo? Anong... Lakas tama ng mga tao doon. Tama ng mga tao. Lakas tama. May perversion culture. Nakakatakot sila. May culture of perversion. Diba? Kami naman, nasa Batangas kami noon. Since madami kaming kasamang kaklase namin na babae, isa pumunta kami doon, nakipiesta kami doon sa, may training din kami na may, since madaming babae na taga Maynila, biglang dumami yung lalaki. Gabi. Dumami yung lalaki sa harapan ng bahay nila. Tapos, ang pinagkukwentuhan namin, ito. So, iniisip namin, marirate ba tayo ngayong gabi? Pero hindi. Gusto lang nilang magharana. Imagine nyo. Ha? Gusto nilang magharana. Harana, hindi nga gitara eh. May dala silang karaoke na gusto nilang magharana. Gusto nilang makilala yung mga classmates namin yung babae. Which is pinaunlakan naman sila. So, mababait naman yung tao doon. Pero kasi nagkatakutan kami kasi nga ito yung pinag-uusapan namin tong storya na to. Pero anyway, bago daw matulog yung dalawang angel, yung mga kalalakihan sa Sodom, no? Parehas, mga matatanda at mga bata. Kay bata, matanda. No, in fact, the whole population, ibig sabihin, halos lahat, di ba? Sinuround nila, pinaligiran nila yung bahay ni Lot, no? Tapos tinawag nila si Lot. Sabi nila, nasaan na yung mga lalaki na bisita mo dyan? Palabasin mo sila so we can have sex with them. Okay, these are not women who are calling out men to have sex with them, but these are men calling out men to have sex with them. Okay. Ang Sodom at Gomorrah ay kilala na makasalanan na cities, twin cities. No, pero hindi naman sinabi na bakla sila lahat. No, kasi ngayon, bakit sodomy yung... Di ba, pag sinabing sodomy, tungkol sa kabaklaan o whatever. Kasi, pinepertain, yung pag tinawag na sodomy, pinepertain dito sa storya na to. And then, kaya naging sikat na kasalanan ng Sodom ay kabaklaan or lalaki sa lalaki na re-rape ng lalaki yung kapwa niya lalaki. Pero hindi lang ito yung kasalanan ng Sodom.
So madami pang iba. Okay? If you will enumerate, sinabi ni Paul, who are the people who will not enter the kingdom of God? Diba? Nandiyan yung adulterers, diba? Nandiyan yung men who's having sex with men. Nandiyan yung thief, nandiyan yung drunkard, ang dami, no? Kaya ang problema lang minsan na-highlight yung kasalanan ng kabaklaan, no? So dito sinasabi dito na gusto nilang gahasain yung mga bisita. 'Di ba? So tingnan natin ano nangyari pagdating sa verse 6. Bago tayo pumunta sa verse 6 to 8, meron ba kayong gustong idagdag doon? Meron pa ko din po, Pastor, ano eh, diretsahan eh. Aha. Paligoy-ligoy. Sex na with the men. Eksakto, no? Nakakatakot. I mean, pwede naman pong ano, pwede naman pong alok na mag-inuman muna eh, pero kasi talaga agad diretso. Pag may alak, may balak. di ba at least yung mga pagkain lalaki sa mga ano, sa mga nagiiinuman sa kanto, may dumaan na babae. May ano pa eh, sisipulan muna eh, di ba? Di ba parang ganoon, hindi yung diretso na ay miss, halika dito, re-raping ka namin. No, hindi ganoon. At least man lang parang alam mo yon. Ito diretso, walang paligoy-ligoy. Tama ka doon, napansin ko rin yon. Kaya mas nakakatakot eh. Di ba? Parang may ko-call out ka, halika dito, labas ka. Gasain ka namin, di ba? So, ay, nakakatakot. Iba yung nakakatakot. Kasi para sa babae, nakakatakot na ganituhin ka. Or not even ganito. Pero yung bang parang may masamang intention sa'yo. Diba, naglalakad ka. Tapos may sumusunod sa'yo. Di ba nakakatakot na yun? Di ba? Sa babae, ah, nakakatakot na yun. Pero mas dobling nakakatakot pagkapa mo lalaki. I mean, hindi ko ma-imagine sa totoo lang. Di ba? Parang, so, unimaginable. Di ba? Anything else? Meron pa ba kayong napansin doon? Na hindi namin napansin o nasabi doon sa verses 4 to 5? How about the others? Good evening, Sister LV. Good evening, James. Good evening, Pastor Rave, and good evening, Odette. Good evening po. Hi, good evening, Pastor Tin. Ayan. So, ano pa yung napansin niyo? Meron pa ba kayo napansin sa 4 and 5 bago tayo pumunta sa 6 and 3? Pastor, wala pong edad na pinipili, young and old. Oh, eksakto, galing talaga ni Aldrin. Eksakto, napansin ko din yun. Hindi ito yung tipo na... Diba usually nang babastos lang yung mga older men. Tawag nga nila DOM. Ito pati bata. Ibig sabihin ang kasalanan nito, ang kasamaan eh sagad sa buto dahil bata pa lang. Ano na, pervert na. No? Meron silang culture of perversion. No? Kasi ano bang ibig sabihin ng perversion? Ang perversion kasi ay not being satisfied in a normal, no, in kumbaga normal situation. No, for example, perversion is like you're not being satisfied sa isang lalaki at babae na nagtatalik. So makikipagtalik ka sa kapwa mo babae o kapwa mo lalaki or yung iba na nakikipagtalik sa hayop. No, these are all perversions, no. So they have this kind of culture, no. Sodom. Kaya nga Sodom yan. Bawa, mapapansin niyo sa mga news na, bawa, isang lalaki ang ginahasa ng mga bading sa Quezon City Circle. Diba? Bawa, ganun. At kinasuhan sila ng sodomy. Diba? So, bakit sodomy ang tawag? Ayan. Ayan. So, ayan. So, ano pa? Okay lang, diretso na tayo. So, verses 6 to 8. Okay, let's see it from Sister Jasmine. Lot went out to them at the entrance and shut the door behind him. He said, "Don't do this evil, my brothers. Look, I've got two daughters who haven't been intimate with a man. I'll bring them out to you, and you can do whatever you want to them. However, don't do anything to these men, because they have come under the protection of my roof."
Mm-hmm. Ano yung napansin niyo? Sige, himay-himay natin. Verses. Per verses. Sa six, verse 6 muna, ano napansin niyo? Ako, Pastor. Mm-hmm. Go ahead, James. Napansin ko dito na in-expect na ni Lot na magkakaroon siya na, in-expect na ni Lot yung bisita niya na yon. Tapos, mm-hmm. Kumbaga talagang nasa pangangalaga niya yon na dapat hindi siya protected siya to the point na kaya pa niyang ibigay yung dalawa niyang anak na virgin pa para lang wag lang galawin yung dalawang yun. Napaka-importante sa kanya. Mm-hmm. So, in a Filipino setting, hospitable si Lot. Halimbawa, parang gano'n, di ba? Parang, di ba sa Pinoy setting, bawa, I remember, nag-preach ako sa probinsya, yung may-ari ng bahay, pinatulog nila ako sa master's bedroom. Iyang-iya ako eh. Alam mo, kasi they wanna give the best room for you. Parang gano'n, di ba? So, gano'n din si Lot, no? Parang, kumbaga, you're my VIP guest. So, dapat the best para sa iyo. So lalo na pagdating sa protection, poproteksyonan kita, no. Pero to the extent na ibigay mo yung mga anak mo. So ano napansin niyo dito sa kultura nila? Respect women. Yes. Wala silang respeto sa babae. Pastor, question. Babae. Walang pagpapahalaga. Diba dati nga walang voice ng mga babae? Yeah. Which is, hanggang ngayon, sa ibang parte ng mundo, walang voice. Walang, bawal silang mag-drive, bawal silang mag-aral. Diba? Taliban, Afghanistan. Classic example. Diba? Sa Saudi, I think, hanggang ngayon, bawal silang magmaneho eh. Sa mga ibang Arab nations. Diba? So, kumbaga, they don't see women as equal as men. So ito, noon pa, no, napaka-patriarchal, lalaki lang ang mahalaga. Since it appears na male ang kanyang mga bisita, ay he gave high regard sa male visitors compared sa kanyang dalawang anak na babae. Now, haven't been intimate with a man. Ibig sabihin, hindi pa nakikipag talik or wala pang karanasan o hindi pa, wala pang asawa na parang si Mary, Virgin Mary, parang ganun. So sabi niya, don't do this evil, my brothers. So dito, in-acknowledge ni Lot, if Lot is part of the leadership and he, kumbaga, he can sense that this thing is an evil thing. Ayan na. Ay, oo daw. Kami hindi. Pero mga kapatid ko, naramdaman nila. Malakas ko ba dito? 3.4. Dito sa LA meron. Ay, sa Beverly. 3.4 daw eh. Ah, 3. Malakas, lakas na. 4.2 po. 4.7. Oh. Malakas, lakas dito. Ano sa inyo? Oh, okay. Welcome. Ay. Ayun. Ay, teka, nasa na si Pastor? Wait lang. Nakamute po si Pastor. Sorry. Okay. Nakamute pala ako. Sorry. Tag nito, sorry, na-kick out ako. Nagpalit na ako ng Wi-Fi. Mahuli yata ang lindol sa inyo, Pastor. Hindi nga po namin naramdaman dito eh. Kasi kausap ko si Aldrin habang lumilindol. Sabi niya, lumilindol. Tatas ko dito, wala. Si Stephen, naramdaman ako, hindi. Hindi kasi mas malakas ang pakiramdam ni Stephen kasi nagko-compensate yan eh. Kasi pag nawalan ka ng isang sense, magko-compensate sa iba. Kaya matalas yan pakiramdam ni Stephen. Kumbaga, yung kutob niya, yung ano, mas matalas yan kumpara sa atin. Kumbaga, so madalas, maano siya makaramdam. Anyway, balikan natin yung pinag-uusapan natin. Okay. May question yata si Lenlen, Pastor. Ay, sorry. Si Sir Lenlen, go ahead. Anong question mo? Si Sir Lenlen. Si Sir Lenlen. Yung pagsasodomize ng mga tao doon, ginagawa rin yun ito. Kasi expected nang gagawin yun eh. Yung sa mga yes. Tao. Yun. Obviously, no? Sodomy is a normal practice among them.
Diba? Pero kasi mapapansin dito, ang nakarecognize is part of the system. So kasi halimbawa, ganito, Old Testament pa lang, ang nagsabi na, okay, halimbawa, para mas malinaw, lahat tayo taga Sodom. And lahat tayo gumagawa nitong mali na to. Okay? So, ang tanong, pag isa sa atin umamin na mali itong ginagawa natin, it's a clear kumbaga na pagpapatunay na proof na evil talaga ito, di ba? Fast forward 2021. It has been legalized, it has been normalized, it has been called politically correct, it has been called, you know, this is the new time, new age, and God is love, and let's spread the love. Diba? Parang ganun. But if this was recognized by an evil person, part of the system before, sila na, siya na mismo, doon na mismo nang galing, that this is wrong. Diba? But in our present situation, what she's telling us, we must love the sinners, do not judge them, embrace them, accept them, but never ever agree on the sin, no? Or kumbaga sympathize do sa sin, no? We empathize with the sinner, no? So sa church natin, pag-usapin ganito, ang stand natin is we welcome, we embrace, we teach, we evangelize, we disciple without any prejudice or any judgment or any anything na masasabi natin masama, no? Na kumbaga doon sa tao, because our role is to lead them to Jesus. If they will be judged, then Jesus will judge them. Okay? And they are not parang far different doon sa adultery, doon sa drunkard, doon sa premarital sex, doon sa extramarital affair, doon sa pangungupit, grabe and corruption. I mean, these are all sins. Kumbaga, ang problema, kaya minsan our brothers and sisters who are part of the LGBT group hates us, is that we look at them differently. No, kasi parang sila, kadiri naman to, itong sin na to. And then we look at adultery, si mayor, si congressman, si president, whoever, na parang ang galing talaga ni Erap. Oh, ang dami niyang chicks, oh. Di ba? Parang, I mean, these are all sins. Kumbaga, we have no right na parang i-judge ang ibang tao, but I agree with that. But kumbaga, we must embrace them, love them, accept them, and let Jesus judge them. But ang role natin is to evangelize and disciple, make disciple. Okay, so pag meron dumating sa church na part ng LGBT group, huwag natin paparamdam sa kanila na hindi sila part, no, ng anak ng Diyos. No? Make sure na we evangelize, disciple, and treat them fairly enough na para makarinig sila ng salita ng Diyos. Okay? Unless may gagawin din maganda. Pero siyempre, ang hirap kasi minsan patunayan, eh. Kasi may isang example. Halimbawa, there was this church. May dumadating na dalawa babae, sila parehas. Well, obviously, they are living in together. Obviously, kasi they go home in a one place, no. Obviously, they have a relationship, pero wala silang physical contact, or wala silang, hindi sila nag-holding hands at church. They just go there, they listen to the word, everything, they leave. Wala namang ginagawa masama. So there was this old lady sa church na sa Pilipinas to. Sabi niya dun sa pastor, pag hindi nyo kinausap yan, kasi obvious na obvious, eh. Meron silang
meron silang ano, meron silang relasyon, di ba? Pag di nyo kinausap yan, at hindi nyo pinaalis sa church yan, at hindi nyo in-excommunicate yan, eh, aalis kami at sampu ng aking pamilya sa simbahan. No? Tatanungin ko kayo, how would you react sa situation na ganito as we continue? Kasi pinag-uusapan na natin total itong sitwasyon na to. Anybody, kung kayong sasabihan ng ganun, anong reaction? Mind your own business. Mind your own business. Yan gusto kay Sister Lenlen eh. Diretso din. Mind your own business. About the others, gusto kayo sagot nga, mind your own business. Pero there's basta wala naman, basta wala naman ginagawa sa inyo eh. Bakit kayo... Exactly. Diba? Pero obvious, kumbaga parang kaisipin, kung gagamitin mo yung common sense mo, alam mo na there's something going on. Pero wala silang ginagawa sa church. Okay? Tapos umuwi sila sa pareha sa bahay. Pero sabi nga ni Sister Lenlen, mind your own business. Mind your own business. Yeah, kasi ang hirap i-prove na unless you saw them in the act, then you have to make a stand na we're not for that. Pero ang hirap i-prove kasi baka balikan ka. Kung sa America, legally, didemanda ka eh. How can you say that? Di mo naman napuprove. Nakuha natin. So, kumbaga... Hindi umalis sila. Umalis sila. Sorry po. Hindi umalis sila. You're not, they're not serving you. They're serving God, di ba? Kung talagang totoo sila. Mm-hmm. Kasi nangyari na sa amin yan sa church before. Mm-hmm. Like something like that. Pero mm-hmm. ano, pero like alam nga namang sabihin mo na oh, mali yan, pero hindi mo naman nakikita na may nangyayari sa kanila talaga. Mhm. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihan 'yang tao kung wala kang pruweba. Yeah. Diba? Pero paano pa sir kung halimbawa may pruweba ka nga? Mm-hmm. Ano ba like when you go out, 'di ba? Kagaya niyo, mm-hmm. lagi kayong kumakain sa labas. Mm-hmm. Like something, what would you do? Well, halimbawa, paanong prueba? Sige, halimbawa, anong prueba? Like, halimbawa, kumain po sa labas, di ba? Mm-hmm. Then you saw them kissing or something. Like, in America, di ba, accepted uh-oh. Yun? Mm, dito sa America, tama, accepted. Then you make a stand. Kasi nakita mo eh. Di ba? You make a stand na kumbaga, we will tell them that, kumbaga, so papaalisin natin. Well, that's ano, that's a hard call na biglang papaalisin, di ba? Kasi ang kasi dito, we need to go for the center balance kung paano tinitingnan in a Jesus lens. Diba? Okay. Kasi Jesus mismo, tingnan niya si Jesus, paano siya dumiskarte? Si Jesus ba, ay, di mga asawa mo, huwag kang makadikit-dikit sa akin. Ano mo, parang ganun yung sinasabi ng matandang babae na pag di nyo pinaalis yan, ako aalis at sampu ng aking pamilya. Diba? So, Jesus lens ba yun? No. Jesus lens is that lumapit pa siya. In fact, nag-evangelize siya, dinisciple niya, naborn na ganyan yung babae at nag-turn around yung life. Diba? So, dito, pag nakita natin, kumakain tayo sa labas, bigla naghalikan, and then nag-react ka kagad, teka, bawal yan. Diba? Huwag po nang kayo makikita sa Linggo. Ha? Parang ganun. Diba? Parang paano natin mas maipapaliwanag sa kanila kung ano yung tama. If we will not put in more effort, more time. Kasi dito, we need to understand that hindi tayo pwede mabuhay sa legalism. Alam mo, we need to use our heart. We need to use our wisdom, our how the Lord is parang lagi nating isipin, paano ba to? Paano ba didiscover si Jesus dito? Amen. Kasi pag nag-legalism tayo, kung ano yung nakasulat sa Bible, kaya nag-aaway yung mga iba't ibang sekta at religion. Kasi legalistic eh. Hindi, ito, parang ganun, di ba? Pero how do we interpret it with love, no? Na kumbaga, not necessarily naman na nag-aano tayo, nag-agree tayo. No? We don't agree, obviously. No? At doon pa rin tayo. So sinabi ni Jesus, we love the sinners. Kasi tayo lahat, remember, sinners din. Wala kang pwedeng ipukul sa kanila kasi gumawa rin tayo lahat. Lahat tayo may skeleton sa closets. Diba? What if they are in the process of, you know,
na papunta na doon, tapos nausgahan pa, di sayang naman, di ba? Kasi I remember, I myself, I was in the process, di ba? What if kung may nagusga sa akin, eh hindi na ako na-born again, di ba? So sayang naman. Kasi minsan, masyadong mainit ang dugo natin sa mga LGBT, tayong mga Kristiyano, no? Lalo na ang mga simbahan, masyadong ibang simbahan, legalistic. Baga, ay, ba't pinagsisimbang bakla sa inyo? Dapat hindi niya sila tinatanggap or ano. O di sige, pag di namin tinanggap yung bakla, yung mga lasenggo, hindi na rin pwede. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, hindi na rin pwede. Yung mga adulterer, yung mga involved sa premarital sex, yung mga nagli-live-in, yung mga, I mean, lahat dito, sabi ng, di ba, sabi ni Pablo, hindi daw pupunta sa langit itong mga to. I mean, who's who? Who are we to say that these people are not welcome? Kasi, teka lang, baka ma-qualify tayo doon. Walang tao sa simbahan natin. Baka si Pastor Bert lang tao doon. Dahil si Pastor Bert lang kilala kong mabait na tao eh. Alam niyo yun? Parang ang hirap naman noon. Diba? Parang, alam niyo, we need to give people a chance to know Jesus. Alam niyo yun? So, we need to be a loving church. Kumbaga, naalala ko lang, sabi ng pastor namin, hindi ko pala pastor yan, sabi niya lang, may kailangan umalis. Sabi niya, so inisip namin, naku, kakausapin yung dalawang dalaga, papaalisin. Eh di umalis sila at saka yung buo nilang pamilya. Imagine mo. Kumbaga, hindi naman siya namimili, pero kasi ikaw yung nananakot. If you don't feel well, if you don't feel like you're, alam yan, if you don't feel comfortable, then you should find another church. Alam yan, kasi that pastor is making a stand na I will extend my hand to these people because they need Jesus. Alam yan. I'm not agreeing kung ano man meron sa kanila, what's going on sa kanila. Only God knows kung ano nangyari sa buhay nila. Pero still, I want to extend my hand sa kanila. Diba? At compared nga sa mas malakas, eh since wala ka naman sabi mong ginagawa masama sa buhay mo, perfect ka, baka mas malakas ka, hindi mo na kailangan yung simbahan, lumipat ka na lang na iba. Pero itong mga tao to, obviously, kasi pupunta sila simbahan eh. Nakikinig sila, they just sit down, tahimik. Alam yun? Then you judge them because ang buhok nila, kupit lalaki. O may pumasok, ang buhok, ang haba, tapos naka-cutics, tapos lalaki. I mean, who are we to judge? Di ba? Si Jesus nga, lumapit pa eh. Di ba? Tapos mapapansin nyo, si Jesus, ang lahat ng tropa niya, makasalanan. Di ba yung accusation sa kanya? Tuwing kakain sila ng dinner, sino kakwentuhan niya? Sino yung mga kasama niya? Lahat makasalanan. In fact, yung 12 disciples, lahat siyang sablay. Eh. Di ba? So, kumbaga, lahat tayo sablay. Meron tayong pagkakamali. Anyway, balik tayo sa topic natin. Baka maligod. Siningit ko lang yun para mas maintindihan natin yung point of view ng mga kapatid nating LGBT na we need to understand them, love them, care for them, extend our hands to them. I'm not being liberal, ha? Don't get me wrong. Kumbaga, but kumbaga, unless they abuse one of our children, then we'll kick that person out. Kasi obviously, by law and morally, that's wrong. Pero as long as wala naman tayong preba, give it that benefit of the doubt. Diba? Kasi nung pumasok tayo, wala na maalam nung anong kasalanan natin. Eh. The people around us, they gave us the benefit of the doubt. Diba? So, balikan lang natin itong pinag-aaralan natin. Okie dokes. Sabi dito, sa verse 6 to 8, no? Bibigay ko na lang. Yun na nga, in-acknowledge niya muna. Don't do this evil, my brothers. So, sa kanya na mismo nang galing, from the person na part ng leadership, part ng group, part ng Sodom, alam niya evil yun. So, fast forward 2021, wala na tayong kailangang i-prove. Evil ba to o hindi? Diba? Sinabi ni Pablo, evil yan. Mali yan. Diba? They will not inherit the kingdom of God. Sinabi ni Lot, evil yun. Siya na mismo, part siya doon. Sinabi niya evil yun. So, I mean, ano pang diskusyon natin, di ba? So, hindi na tayo makipag-debate pa kung evil ba yun o hindi. Kasi people of this present time will explain to our children na no, this is love. We're just spreading love. God is love. So, love wins and let's love one another. Even you're male to male, female to female. As a church, as a spiritual entity, we don't
agree with that because that is not written in the Bible. As simple as that. But we don't judge or give prejudice sa mga tao na to. We embrace them, we love them, extend our hands. So para mas malinaw lang. So sa so verse 8, sabi dito, oh, ito kunin mo na lang. Sabi ni James, 'di ba? Sabi pinanggit kanina ni Bishop James na kunin mo na lang 'tong dalawang anak ko na virgin pa at sige, gawin nyo, do whatever you want. Ano masasabi niya dito? Sino dito may anak na babae? Si Aldrin, si Jasmine meron. Si Sister Girlie meron. Ako meron. Dalaway anak kong babae. Sister Amy meron. Sister LB Pastor Bert meron. Sister Fe meron. Si Pastor Tin meron. Brother Pastor Bong meron. Good evening, Pastor Bong. Si Sister Odette meron. Diba? Si Pastor Raid meron. Diba? Si James, puro lalaki yung anak niya. Diba? Pero most of us dito, may anak na babae. Ngayon, tatanungin ko kayo, anong take nyo dito? Bakit sinasabi ito ni Lot? Anong interpretation nyo? Ba't nyo nasabi yun? Nakunin nyo na lang yung mga anak kong babae. Huwag nyo lang gagalawin yung mga bisita ko. Masyado nyo, Pastor, pinapalagahan yung, pinaprotektahan yung bisita niya. Yes. Kasi baka pag may mangyari, masamang mangyari. Mm-hmm. It's number one, probably it's culture. Kasi patriarchal sila, lalaki ang pinakamataas na uri ng tao. Pangalawa, maaaring he recognized that these people are not ordinary people, so they need to be protected. Alam niyo yun, kasi there's something going on. Remember, pamangkin siya ni Abraham, maaaring napadala na siya ng message, we don't know, alam mo yun. So alam niya that there's something going on, so they need to be protected. Diba? Hmm. Pero pagdating sa anak, bakit kailangan mong ibigay yung anak mo? Yun ang tanong ko eh. Ano sa palagay niyo? Bakit? Bakit kailangan niyo ibigay? Will you do this? Of course not, diba? Pero bakit sa pananaw ni Lot, ba't kailangan niya ibigay during those times? Ba't niya kailangan i-offer? What do you think? Baka Pastor, pinoprotektahan din niya yung mga tao dun sa Sodom para wala rin mga mangyari sa kanila. Kasi pag may nangyari dun sa tao na pinoprotektahan niya, mas lalong ano. Yun yung kapag yan nangyari. So, ibig mo sabihin, James, piniplease niya yung mga Sodomites? Ay, hindi. Pinoprotektahan, Pastor. Pinoprotektahan niya yung mga... Yung mga taga-Sodom. Materis sila. Masodom. So, parang sinasabi mo, o para hindi magkagulo, bigay ko ni anak ko. So mataas yung... Kasi bakit niya ibibigay yung anak niya para lang dun sa ano? So piniplease niya yung mga Sodomites. Ibig sabihin, para hindi magkagulo, piplease ko kayo, walang gulo, hindi niyo galawin yung mga bisita ko. Tapos, hindi rin kayo magalit kasi may kapalit naman, dalawang virgin na babaeng anak ko, mapiplease na siguro kayo dyan. Di ba? Pero... ayaw nila eh. Gusto nila yung dalawang lalaki. Siguro magwapo yun. Ano? Bakit? Bakit pa sa palagay niyo? Alam naman, Pastor, ni Lord na ano, hindi gagalawin yung anak niya dahil babae. Pero, Pastor Ray, ba? Pervert yung mga tao na yun. I mean, nagulat din ako na virgin pa yung mga anak niya sa perversive na city. Di ba? Parang, kumbaga, parang that is something commendable. Di ba? Parang, di ba? Pastor, go ahead. Baka pangit yung mga anak niya. Pasok talaga yung mahirit ni Sister Lenlen kasi hindi wala pang boyfriend. Ano. Right, Sister Jasmine. Sister Jasmine, go ahead. Baka po para hindi na sila magkasala. Para hindi magkasala yung... Para hindi na po paulit-ulit na magkaroon ng kasalanan dahil sa mga ginagawa nila. So, ino-offer niya yung dalawang anak niya para hindi magkasala ang mga taga-Sodom? Yung pumapatol sa kapwa lalaki po. Kasalanan pa rin. Parang kasi hindi. Hindi. Ano pa, ang tawag doon ay fornication. Kasi pag nakipag-sex ka,
sa hindi mo asawa, fornication 'yon. Pag nakipag-sex ka naman sa taong may asawa, adultery naman 'yon. Di ba? Parang ganun. So what else? Go ahead. Baka takot si Lot na siya yung saktan. Pwede. Sa ipahamak. Pwede. Pag-gulpin siya. Na parang duduwag-duwag din tong si Lot, 'di ba? That's possible. Oo. Oo. About the others. Sa akin, Pastor. Ano? Go ahead, Pastor Bong. I think during that time, ang tingin nila sa babae, parang second class eh. Yeah, oh. Kaya ganun. Dahil kung bibigyan ng pahalaga yung anak niya, bakit hindi niya sinabing over my dead body para pagtanggol niya yung pamilya niya at yung bisita niya. Mm-hmm. Sa halip, in-offer niya yung anak niya. So wala siyang pahalaga sa anak niya dahil babae nga. Oh, maaring related to actually kina Abraham din naman eh, 'di ba? I mean, benta mo ba naman si Sarah eh? Ganun ba talaga kapag papahalaga mo benta mo si Rebecca tong si Isaac? I mean, so hindi talaga mataas yung tingin nila sa babae. Okay, parang commodity, 'di ba? Parang ganun. Pero mapapansin niyo dito yung pagtago ni Lot sa mga angels. Ay alam niya na may mangyayari. Pinoproteksyonan niya. Pero yung pag-offer niya ng sarili niyang anak na wala pang karanasan sa buhay, ibig sabihin, exactly. pinuprove lang, no, na si Lot ay part ng perversive society. Kasi inaalaw niya eh. So, di ba? Sabi niya, in-acknowledge niya muna, mga kapatid, wag niyong gawin tong evil thing na to. Meron akong alternative na another evil thing. Ibibigay ko sa inyo itong mga anak ko. Di ba evil din yon? Imagine, may bigay mo yung anak mo. Hindi, ano bang tawag doon? Goodness of God ba yun? No, it's evil thing. So ibig sabihin, dito, sa statement na to, pinapakita sa story na to, si Lot, lubog na lubog sa sistema. Kasi di ba, nakipag-bargain si Abraham, Lord 50, okay, 40, okay, 30, okay, 20, okay, 10. Okay, sabi ni Lord, 10, kumitin. Pero wala nga, even si Lot lumalabas. Part kasi siya ng sistema. Nakuha natin, naka-immerse eh. So, yung pinipigilan niya isang evil thing na mangyari, pero may solusyon siya, evil thing din. Ibigay niya yung dalawa niyang anak. Kasi wala, kahit sa panahon noon at panahon ngayon, walang tao, even yung Diyos, magsasabing sacrifice mo yung dalawa mong anak. Para iligtas yung dalawang angel. Right? So, it means na tong si Lot ay talagang parte ng sistema. No? So, kumbaga, nilamon na siya ng sistema. Di ba? May kasabihan ngang ganon. Ngayon, punta tayo sa verse 9 hanggang 11. Ayan. Sige. Tita Amy, kayo na po ang bumasa. Get out of the way. He said, Adin, this man came here as an alien and keep acting like a god. Now will do more harm to you than to them. They put pressure on Lot and came up to break down the door. And the angel reached out, brought Lot into the house with them and shut the door. Mm-hmm. They men who were at the entrance of the house, both young and old with blindness, so that they were unable to find the entrance. Mm-hmm. Oh, sige. Dig in. Comment. Mga komentarista. Ano masasabi nyo? Ano napansin nyo sa binasa ni Tita Amy? Anybody? Merong miracle na nangyari. Go ahead, Sister Lenlen. Sino yan? Ay. Go ahead. Sabi dito. So, hindi angels have power. So, that means, yeah, hindi pinayagan. They can stop. Mm-hmm. They can stop, but they want only when it's needed. Nine. Mm-hmm.
Genesis 9. So sa Genesis 9, ang sabi, oh, umalis ka dyan. Ang nagsasalita yung mga Sodomites, ha? Umalis ka dyan. Huwag kang humarang. Diba? Tingnan mo tong taon na to. Pumunta dito, dayo lang to eh. Pero kung makaasta, kala mo siya yung judge natin. Ah, sa tinatranslate ko siya sa common language natin. Ngayon, mas magagawin kaming masama. So nagbabanta sila. Nanggigigil sila. Kumbaga. So naglagay sila ng pressure kay Lot, no? And came up to break down the door. So ayaw nilang pumayag. Sabi nila, umalis ka dyan, Lot. Diba? Wag kang ka lang dito, dayo ka lang dito, hindi ka namin judge. Okay? So, ngayon, may gagawin kami hindi mas maganda. Yun na nga, sinisira nila yung door. Diba? E imagine nyo, malakas yun. Ang pagkakadescribe nyo sa unang verses, the whole population nandoon sa labas ng bahay nila. Diba? Imagine mo, pag ni-rape ka ng the whole population, hindi ko na lang alam kung makakatayo ka pa kinabukasan. Diba? But the angels reached out, brought Lot into the house with them and shut the door. No? So tumulong na yung dalawang angels. Pinasok si Lot kasi naipag-usap siya, sinarado yung pinto. Tapos binulag nila. They struck the men who were at the entrance of the house. Both young and old. Ito yung binanggit kanina ni Brother Aldrin na matanda, bata, lahat sila perverse. No, perverts. Binulag sila para hindi nila makita yung entrance ng door. Grabe, no? Na-imagine mo ba yung sitwasyon na parang nakakatakot? I mean, siguro takot na rin yung mga anak ni Lot dito. Di ba? O, sige, jump tayo sa 12 and 13. Okay, Pastor Bong, makikibasa po. 12 and 13. Okay, Pastor, verse 12. The two men said to Lot, "Do you have anyone else here, sons-in-law, sons or daughters, or anyone else in the city who belongs to you? Get them out of here." Verse 13, "Because we are going to destroy this place. The outcry to the Lord against its people is so great that he has sent us to destroy it." Mm-hmm. Ano napansin niyo? May binanggit dito yung outcry. No, nakarating sa Panginoon. Kasi yung pagkakasulat, ang ganda na dinescribe yung situation. Kaya nung sinabi yung outcry nakarating sa panahon, sa Panginoon, ikaw mismo, naramdaman mo yung sitwasyon nila, Lot. Eh. Ganun sila kasama. Right? Ganun sila kasama. So, kumbaga, nung binasa mo yung the outcry, no? Sabi dito, the outcry against its people is so great. Yung kasamaan nila, no, yung talagang ano, nakarating sa Panginoon, the Lord has sent us to destroy it. So dito, mapapansin nyo, hindi sila ang Lord. Diba? Kasi napansin nyo yan, na all caps na naman yung Lord. So lumalamas talaga angels to mga to. So mali yung commentary na Trinity sila. Diba? So lumalabas, dalawang angels to. And kumbaga, tinanong niya si Lot, "Oh, meron ka pa bang ibang anak? Baka may mga asawa yung anak mo, 'di ba? Mga manugang, baka may manugang ka diyan. Or anyone dito sa siyudad na 'to na kasama mo, maaring tauhan mo or servants mo or pinsan or kamag-anak." Sabi nung dalawa, "Get them out of this place. O, kasi sisirain 'to ng Panginoon." Okay? So verses 14. Yan, makikibasa. Pastor Rave. Pastor Rave, yan, makikibasa. So Lot went out and spoke to his sons-in-law, who were going to marry his daughters. Mm-hmm. "Get up," he said. "Get out of this place, for the Lord is about to destroy the city." But his sons-in-law thought he was joking. May dalawa siyang mapapangasawa pa lang.
Ibig sabihin, betrothed na pala yung mga anak niya. Naka-engage na. No, kasi sons-in-law na ang tawag eh. Parang kasi naalala niyo yung time ni Mary tsaka ni Joseph. Hindi pa sila kasal, pero betrothed na sila. Kumbaga, engaged na sila. So, ganito rin yung sitwasyon nila. Diba? So, sabi niya, so ginigising niya itong mga to. Diba? Sabi niya, umalis na kayo. Pero anong reaction? Natawa yung mga mamanugangin niya. Akala niya, nag-joke lang si Lot. Okay? Na-experience yun ito. Kasi Lot is talking about salvation. At tinawanan lang siya. No? Yung inaaral ko to, sabi ko, Lord, what is something that I can parang identify with sa verse na to? And then the Lord reminded me, eh di ba remember, nung minahal mo ko, when you accepted me as your Lord and Savior? Classic na classic. Pumunta ka sa mga kaibigan mo, paring sa ibang kamag-anak mo. Anong reaction nila? Tinawanan ako. No, sabi, tagay na lang tayo, pre. Sabi ko na, nakainom ka ba? Tagay na lang tayo. Seryoso pa naman ako, yung tipong passionate ako, naborn again ako. Alam mo, bro, meron akong iyaano sa'yo. Meron akong si-share sa'yo. Grabe tong experience na to. Hindi ko rin maintindihan. No? So, talagang passionate ako. Alam yung sagot sa akin. Nakaaga mo uminom ah. Tagay na lang tayo. Paano anong pinag-iisip mo? So, eksakto. Naka-identify ako dito. Pinagtawanan si Lot. Okay? Kasi si Lot, he's preaching using his lips. Kagaya ko. Okay? I'm preaching using my lips. Hindi naman nakikita sa buhay ko. Di ba? Pero when the time came na lumabas na sa buhay mo, and then people start to believe. Pero to si Lot, wala siyang credibility. Kaya pinagtawanan siya. Nakuha natin. Anybody who wants to add this sa verse 14 before we go to verses 15 to 16? Pastor, ako na-experience ko rin yan. Go ahead, tita. Kasi nga, nung nasa Palkan kami, ako yung kami yung nag-lead ng charismatic. So, mm-hmm. Ikinasala ko kay Ben, kay Pepe, Christian na, ganyan. Itataka sila, hindi namin maintindihan, nag-lead ka ng charismatic, bakit ka nagpa-porn again? Bakit ka nagpa-convert? Mm-hmm. kasi legalistic kasi ang society natin. Pag ako'y pinanganak na Katoliko, sarado kandado, nabuhay, pinanganak, bininyagan, mamamatay bilang Katoliko. Diba? Yun ang culture natin. We were taught that way. But we need to understand and we need to explain to a lot of people na ang ating ino-offer ay magkaroon sila ng relasyon, hindi religion sa Panginoong Jesus. Diba? In fact, ako, nung ako'y nag-accept kay Jesus, tinanong ko yung disciple ko. Sabi ko, Sir, nagigilty ako eh. In-accept ko si Jesus. Legit to, Sir. Legit. In-accept ko siya. Pero nagigilty ako kasi for so many years. Although hindi naman ako palasimba, hindi naman ako religious, pero ang hirap bitawan ng pagiging Catholic eh. Is it okay na nagsisimba ako sa umaga sa Born Again Christian Church and then sa hapon magsisimba pa ako sa Catholic? And you know what he said? It's okay. What is important is you have a relationship and then eventually the Holy Spirit will lead you and explain it to you. Ano yun? Kumbaga, na-surprise ako sa sagot niya kasi other people will say, no, don't go back there. Diba? Yeah. Ganun kalawak yung pag-iisip din ng Panginoon eh. Kasi hindi ko pa nga kasi naiintindihan ba't may pipilit sa akin. But allow the Holy Spirit. When the Holy Spirit explained it to me, ako na mismo, walang struggle. Alam niyo yun. So when there are people na nasa crossway pa, nasa sangandaan pa, you know, we give them time na para, alam niyo yun, maintindihan yung proseso. They are entering a relationship with Jesus, no? Kumbaga, being part of a religion is far, far different to being into a relationship with Jesus. Yun.
Kaya itong si Lot, hirap na hirap siyang paliwanagan. Eto na, dumating na yung sugo ng Diyos. Gugunawin, ha, nakatawa ka naman. Bigla ka naging religious ngayon, Lot. Samantalang noon, isa ka sa mga sodomites dyan. Diba? Na isa ka sa mga habol dyan siguro ng mga, ano yan, mga ngatok ng bahay siguro. So, pinagtawanan lang siya. Diba? Anything else? Ano kayong gustong idagdag? Doktor, meron akong tanong na napansin. Mm-hmm. Sa nakaraang ano, dun sa tataas. Okay, sorry. Mob na, yung mga dumating na yung mga mob para ano, kunin yung dalawang lalaki. Mm-hmm. Napansin ko lang, ang binibigay ni Lot yung dalawa niyang anak. Mm-hmm. Hindi niya binibigay yung asawa niya, ano? Baka hindi enticing. Sabi nga ni Sister Lenlen, baka hindi ganun kaganda. Hindi niya yung pagkawa niya. Or lalaki pala gusto niyo, di sana binigay niya yung dalawa niyang manugang. Oo nga. Kasi totally, di ba, lumalabas, talagang mababa ang tingin niya o nila sa mga babae. Buti na lang, hindi tayo nabubuhay during those times, di ba? So, alam niyo sa Bible College nga, lagi kami pinapaalalahanan na ipakita yung respeto sa pamamagitan ng pagbanggit. Na kasi dati noon, nakagawian na natin na his lang palagi, his. No, ngayon, as much as possible, talagang pinapractice na his and her. Para may pantay na pagtingin. Di ba? Para pas kasi tayo mahal ng Diyos. Hindi naman siya tumitingin sa gender. Anyway, verse 15 and 16. Ayan, past 13. 15 and 16. At daybreak, the angels urged Lot on, get up, take your wife and your two daughters who are here, or you will be swept away in the punishment of the city. But he hesitated because of the Lord's compassion for him. The men grabbed his hand, his wife's hand, and the hands of his two daughters. They brought him out and left him outside the city. Ooh, ano napansin niyo dito? Eh, madaming kapansin-pansin dyan. So, hindi pala nakasama yung ano, yung mga sons-in-law niya. Ay, hindi nga sumama, pinagtawanan lang si Lot eh. Yeah. Sabihin, yung action na nakakatawa ka, Tatay Lot, future biyanan. Pero nakakatawa ka lang. Kumbaga, ibig sabihin noon, hindi kami, wag mo na kami salit diyan. Arang ganoon. Yeah. Yeah, ano nakakalungkot ano. Yeah. Mhm. And he hesitated daw. Mhm. So, sinabihan niya na, "Ali na kayo, get up." No? Dalin mo yung asawa mo, dalawang mong anak na dalaga na kasama mo ngayon, or you will be swept away in the punishment of the city. Or, pag hindi kayo gumalaw dyan, masasama kayo doon sa paggunaw ng Sodom and Gomorrah. Pero may napaka-importante dyan na phrase. Sige, sino makakahula yung very important phrase sa verse 15 and 16? Ano yun? Sentence pala. Hindi pala phrase. Sentence. Nakamute ka, James. Nakamute. Ay, sorry. Ito ba yung because of the Lord's compassion for Lot? The two men grabbed. Yeah, it's important pero mas may importante pa dyan. Okay. He hesitated po. Yes, exactly. Correct. Yes. No, but he hesitated. Ayan. Pagtuunan na natin. May cling sentence yan pero mahalaga yan. Ano mo sasabi nyo? But he hesitated. Para ayaw po niya umalis. Exactly. Isip po siya. Ayaw niya. Ano ibig sabihin ng ayaw niyang umalis? Sige. Mas palalimin natin. Isip, Pastor. Bakit nagdadalawang isip? Okay. Unang reason, nagdadalawang isip. Bakit? Hindi niya nasa maiwan comfort zone po siya. Nasa comfort zone, nasa leadership, and he enjoys the lust of the flesh. Right? So ito yung na-born again na. Pero balik-balik pa rin. Taga-balik-balik ba? Alam yung balik-balik dun sa ano? Sa Manila? Sampalok. Sampalok. Ayun. Taga-Sampalok, balik-balik si Lot.
Nakita na yung tama, balik pa ng balik. Nag-hesitate. Pastor, kawawa naman yung dalawang anak niya. Hindi pa kinakasal na byuda na. I know. Pero tita, kawawa ba talaga to? May pagkabruha tong dalawang to. Mamaya malalaman natin sa kuweba kung anong ginawa nila. Di ba? Kumbaga, makikita nyo dito parang sa kwento, parang mababait to eh. Di ba? Na parang, kumbaga, mga biktima eh. Pero ito mamaya, mambibiktima sila. Tingnan nyo. No, sa bandang baba ng pag-uusapan natin. Pero doon muna tayo sa but he hesitated. Sabi nyo, ayaw niyang umalis kasi ayaw niyang umalis sa comfort zone. Diba? Nai-enjoy niya yung last of the flesh, nangihinayang siya. Or another reason is that nag-waver yung faith niya. Na, teka, teka. Parang yung, alam niyo yung dalawa niya manugang, teka, teka. Totoo ba talaga to? Baka naman joke-joke to. Diba? Baka naman hindi talaga to totoo. Kaya nag-hesitate. In fact, hindi natin alam ba't siya nag-hesitate. Kumbaga, nag-assume lang tayo and we're trying to interpret yung kanyang iniisip. Siya lang ang nakakaalam bakit siya nag-hesitate. One of the answers might be true. Maaring parehas. We don't know. Pero the thing is, bakit ka mag-hesitate? You've gone all through the trouble tapos mag-hesitate ka pa. Nakuha niyo yung scenario. Gusto mo ibenta yung anak mo. Gusto mong itago yung dalawang angels. Those are all trouble. Sana, sa umpisa pa lang, binigay mo na yung dalawang angels doon sa mga sodomites. Di ba? Pero you've gone all through the trouble kasi na-discern mo, na-decipher mo na there is something right sa mga angels na to. This is something from the Lord. But sa verse 16, nagduda ka pa. Diba? Ano yung magandang kasunod? Sige, paliwanag niyo yun. Ano yung magandang kasunod ng but he hesitated? Because of the Lord's compassion for him. Mm-hmm. Okay. Anong ginawa? Hinila yung kamay nila. Nililigtas sila. Niligtas pa rin. Nilabas na sila. Mm-hmm. Meron pa rin hawak sa kanila na despite the evilness na ginawa niya. Mm. Meron ba mga kapagsapi dito sa atin na basa ako simula nang tinanggap ko si Lord, hindi ako nag-backslide? Wala. Talaga namang nag-backslide tayo, Pastor. Sige nga. Diba? Ang unang, ang walang kasalanan, kumuha ng bato at mambato. At ibato. Diba? Abasa ako, nag-backslide ako. Not only once, but twice. Hindi ko nga malaman kung ilang beses. Nag-hesitate din ako. Para rin akong si Lot. Wala akong pagkakaiba. Pero because of the Lord's compassion for me, because of the Lord's compassion for you, pwede kanya naman na, sige ha, kulit ka ha, Sister Amy ha, pinaliwanag ko na nga sa iyo yung tama eh. Sumama ka na nga sa akin. Bumaliktad ka na naman ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Hindi na kita papansinin. Di ba? Wala akong compassion sa iyo. So wala na. Hindi ka na nakabalik sa Panginoon. Pero nga, good thing, our God is compassionate. Di ba? I remember, yung nag-uusap-usap sila sa thread, sabi nila, pwede ba yung request natin yung song na The Goodness of God? Kasi they feel na feel nila yung goodness of God in their life. Alam mo yun? So, because God is compassionate. Para i-grab yung kamay mo, ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi ka gumagalaw. Right? Kasi sabi dito, the man grabbed his hand. Para batakin ka, batakin yung kamay mo, ibig sabihin, hindi ka gumagalaw sa pwesto mo dahil nag-hesitate ka. Diba? Oh, anong, yes. Ano bang pangako sa atin ng Diyos? I will not allow you to be snatched away from my hand. Diba? So, may mga times na nagbabackslide tayo, nag-hesitate tayo sa Panginoon, ang gagawin ng Panginoon, ayaw mong gumalaw, ah, babatakin ko yung kamay mo para masagip kita. Ah, di ba napakabuti ng Diyos? Sablay na si Lot dito, sabi niya, sige, mga angel, grab niyo na yung hand yan.
Hindi lang yung hand niya, ha? Sama niyo na yung asawa. Anong sabi sa Acts? You and your entire household will be saved. Oh. I-grab niyo na yung hand ng asawa. I-grab niyo na rin yung hands ng dalawang anak na babae. No? Brought him out and left him outside the city. Isn't it beautiful na mapaalalahanan tayo na pati yung pamilya natin ay gustong iligtas ng Panginoon dahil sa ating obedience. In fact, wala pa nga obedience dito dahil sa compassion niya lang. Diba? How about verse 17? Pastor Bert, verse 17. Pwede po magtanong, Pastor? Go ahead, go ahead. Sister Tita. Sister Pastor Tita. Hindi po kaya konektado din siya dahil kay Abraham? Dahil that's, friend niya si Abraham. Amen. At may promise si Lord kay Abraham. Yeah, good point. Kapamilya ni Abraham, mahal ni Abraham, parang ganun. Exactly. Pamangkin niya ni. Oh. Dugo ng dugo, laman ng laman. Diba? So, that's a good point. Maaring tinamaan siya ng Abraham promise. Yung bang pangako kay Abraham na your descendants. Diba? Eh, since pamangkin, maaring tinamaan siya nun. At saka nag-aabogado si Abraham, di ba? Alam niya kasi nandun si Lot eh. Pwede ba sampu, Lord? Di ba? Okay, wala naman sampu yun. Apat lang sila. No? So, apat lang silang ililigtas dun eh. So, walang sampu. Hindi pa sila righteous. No? Noong na-recognize sila, nag-hesitate pa sila. Ayaw pa nilang umalis. Kailangan pa silang batakin, kaladkarin, para umalis. Di ba? Pero that's a good point. It might be because of Abraham. Nire-respect ni Lord yung Abraham promise, yung kanyang covenant. Pastor Bert, verse 17. Yeah. Verse 17. As soon as the angels got them outside, one of them said, run for your lives. Mm-hmm. Don't look back and don't stop anywhere on the plain. Mm-hmm. Run to the mountains or you will be swept away. Yes. Ganda naman nun. Comments. Mga kapatid. Run. Keyword. Run. Run. Remember Joseph? Joseph. Joseph the dreamer. Sabi ni Mrs. Potiphar. Ay, Joseph. Ang pogi-pogi mo. Halika dito, tabihan mo ko. Anong ginawa ni Joseph? He ran. Hindi na siya nakipag-usap na, alam mo, kasi ganito yan eh. Hindi siya nagpaliwanag. He ran. No, he ran. Takbo. Minsan sa buhay natin, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Pagkasalanan, temptation, takbo. Diba? Kumbaga, may mga pagkakataon na nagagamitin tayo ng Diyos, pero madalas sa pagkakataon, pag in danger ka na, exact, ano, takbo. Na kailangan mong tumalikod. Di ba? Sodom is a representation of great sin. A city of great sin. No? At sabi ng Panginoon, sabi ng mga angels, no? Through the angels, run for your lives. Kaya na kayong babalik. Don't even look back. Don't stop. No? Huwag kayong tumalikod. Tumalikod kayo. Huwag kayong lilingon. Huwag kayong hihinto. Takbo. Sabi nilang ganun. So, ano naaalala natin? Tsunami. Tsunami. Yan. Sa Thailand. No? Pero doon, kahit naman takbo ka ng takbo doon, abutin ka naman nung... Napanood niyo ba yung movie na yon? May movie yun eh. Panoorin yun. Yung ginawa nila sa Thailand. Si Naomi Watts yung bida. Grabe yun. Kahit anong takbo nila. No? Pero ito nga, pinapatakbo na sila bago gibain or sunugin. Diba? So ganun din tayo. There are a lot of times na tayo, pinapatakbo tayo ng Panginoon. Sabi niya, takbo na. Alam mo naman yan na ano. Diba? Na mahina ka dyan. Huwag ka na magpaliwanag. Hindi, Lord, iboborn again ko siya kasi ano eh. Hindi, tumakbo ka. Hindi mo kaya yan. Diba? Basta pag sinabi ng Lord, takbo. Huwag kang lilingon. Diba? Para safe ka.
At magpapadala ang Diyos, no? Kung kailangan maborn na ganyang tao na yun. Hindi ikaw ang savior ng mundo, tandaan mo yan. Meron kang role na dapat gampanan lang. Okay? So, kagaya nga nung nakwento ko sa inyo minsan, di ba? Sabi niya, sawan-sawa na ako magbigay ng mga pagkain dito sa mga batang hamog na to. Di ba? Doon naman tayo sa bar. Pasok tayo. Mag-share tayo ng gospel sa mga GRO. Oh, di ba? Classic yun. Sabi ng Panginoon, run! Pero kung papasok ka pa, patay. Para kang pumasok sa lions din. No? Malamang mapa-order ka kagad ng isang round ng beer. At customer ka na. Hindi ka na missionary. Customer ka na. Kliyente ka na. Di ba? So, huwag mong underestimate ang temptation. Verses 18 to 20. Next, si Sir Det, makabasa ka? Hello? Okay, si Sir Det, go ahead. But not said to them, No, my Lord, please. Your servant has indeed found favor with you, and you have shown me great kindness by saving my life. But I can run into the mountains, and disaster will overtake me, and I will die. Look, this town is close enough for me to flee to. It's a small place. Please let me run to it. It's the only small place, isn't it? So that I can survive. Okay, so nag-bargain pa si Lot. Kasi sabi niya, bossing, pagkatumakbo ko sa mountain, naabutan ako eh. Kasi mataas yun. Pag-hiking pa siya, di ba? Sabi niya, mayroon town dito, may town malapit. Baka pwedeng wag mo nang idama yon, doon na lang ako tatakbo para naman masave yung pamilya ko. Tapos ang ginamit niya, your servant has indeed found favor with you. No? Since you have shown me great kindness by saving my life. So pwede po ba? Makikiusap ako. Anong sagot dito sa verse 21 and 22? Ayan. Si Sir Lenlen. And he said to him, all right, I'll grant your request about this matter too, and will not demolish the town you mentioned. Hurry up, run to it, for I cannot do anything until you get there. Therefore, the name of the city is Zoar. Kasi sa present time, yung Zoar is identified na naging city, pero sabi nila yung Sodom and Gomorrah, hindi naman daw talaga nag-exist yun. Siyempre, yung mga 80s, yun ang sinasabi. No? Pero lumalabas sa mga findings ng mga naguhukay, ang pangalan nun, mga tawag sa kanila, mga anthropologists. Archaeologists. No? Parang si pangalan nun, si Indiana Jones. Eh na nakita nila, na na-prove nila magkakatabi talaga yung Sodom, Gomorrah, Zohar, di ba? So, even science is agreeing na nag-exist ng mga to. So, yun, na-save yung Zohar kasi nga dahil kay Lot, di ba? Okay, Tita Pepot, 23 and 20 to 26. Okay, meron lang akong ano. Go ahead po. Kasi, di ba sabi, hindi niya i-demolish yung city, the entire plain, all the inhabitants of the city. Ay, sa mali, sa taas pala ako. Hindi niya i-demolish yung town, di ba? The angels can also hold. Nahuhold, nakokontrol nila yung ano. Yung anong tawag din, yung paggunaw dun sa city. Kasi well, hihintay Well, not necessarily the angels. We need to understand angels are just nag-execute lang yan ng utos ng Panginoon. Kumbaga, on top of the situation pa rin si Lord. Diba? Kasi napansin niya, diba, ang binanggit dito, since the Lord is compassionate because of the Lord's compassion for him. Hindi naman sinabi because of the angel's compassion for him. Kumbaga, on top of the situation pa rin si Lord na parang, kumbaga, hey, I'm in full control. Whatever the angel is doing or kumbaga deciding upon ay based pa rin yun sa approval ng Panginoon. Parang ganun. Kumbaga, nag-request
si Lot, inapproved ni Lord, pero ang nagsabi lang ay yung angel. Oh, okay. So 23 to 26, Tita Pepot. Okay. The sun had risen over the land when Lot reached Shur. Then out of the sky, the Lord rained on Sodom and Gomorrah, burning sulfur from the Lord. Mm-hmm. He demolished the cities, the entire plain, all the inhabitants of the cities, and whatever grew on the ground. But Lot's wife looked back and became a pillar of salt. Okay, 23, 24, ano napansin niyo? Yung umaga na, di ba? Sumikat na yung araw. Nakarating naman si Lot sa Zoar. Yeah. Diba? Tapos, nung safe na si Lot at saka yung pamilya niya, ano nangyari? Umulan ng burning sulfur. Okay. Ano ang sulfur? Saan niyo siya napapansin sa everyday life natin? Ano ang sulfur? Phosphorus. Yeah, ano yun? Phosphate sulfur ba yun? Parang gano'n. Yeah. Saan pa? Phosphorus. Yeah, bukod doon. Saan pa natin napapansin ng sulfur? So, for sa uling. Mm-hmm. Saan pa? Yung sikat na sikat na nadalas natin tayo mga Pinoy, bumibili nito eh. Yung ano, Lucy's. Pwede rin, pero yung madalas na ginagamit ng mga Pinoy. Lighter. Mm-hmm. Sabon. Clue, pinapahid. Sabon. Sabon. Exacto. Mga sulfuric soap. Di ba? Bakit? Kasi gusto natin pumuti. Di ba? Kasi ang purpose noon, pag sinunog yung balat mo, pumuputi, pumupusyaw. Di ba? So, basically, ang sulfur ay something na agent siya na parang nakakasunog. Parang ganoon. Well, okay yan. Pagka nasa sabon. Okay, nasa chinchansu. Di ba? Alala niyo yung chinchansu nung araw? So, okay yan. May mga sulfur yung mga yun. So, pero pagka umulan ng sulfur, delikado yun. Di ba? Sunog ka. Sulfur yun eh. Di ba? So, verse 25 sabi, He demolished these cities. So hindi lang isang syudad, cities. The entire plain, no? Lahat nung nakatira doon sa cities na 'yon, sa mga cities na 'yon, lahat ng tumutubo doon, hayop man or halaman man, 'di ba? Lahat 'yon sunog sa sulfur. Ano yung mahalaga sinabi sa verse 26? Ayan, pag-usapan natin 'to. Yung wife ni Lot. Mm-hmm. Anong ginawa niya? Lumingon. So lumalabas, safe zone na sila. Right? Kasi yung mga nakikita natin sa mga movies, habang tumatakbo sila, umuulan ng sulfur, tapos lumingon yung asawa ni Lot, tapos naging asin. Pero lumalabas dito, nasa safe zone na sila eh. Nasa Zoar na sila eh. Umaga na eh. Diba? Ang linaw, sinabi. Umaga na, nasa Zoar na sila, saka pa lang nagpaulan. Diba? So safe zone na sila. Hindi na sila tatamaan. Pero, lumingon yung asawa niya. Eh, diba ano bang bilin? Run, do not look back, do not stop. Huwag kang lilingon. Diba? So importante, ang utos ng Panginoon. Huwag natin binibiro, dapat sundin natin. By the dot. Kasi ang issue dito ay obedience of the heart. So, the main point is, disobedient ang asawa ni Lot. Pero, bakit disobedient yung asawa ni Lot? Still, longing sa nawala sa kanya. Longing doon sa last of the flesh. Longing doon sa mga kabalbalan na nangyari doon na saya-saya doon na wala. Sayang naman, sinunog ni Lord. Then trying to look back, mesmerize, and try to
alam mo yung parang manghinayang at alam mo yun, naging disobedient ka na, ang kasi ganito yan, pag sinabi ng Lord, huwag kang lilingon kasi para sa kabutihan mo yon, para hindi ka matempt. Pinoproteksyonan ka niya. Pero if you start to disobey Him, alam mo yun, ang mangyayari, then you start to sin, matempt ka muna and then mag-sin ulit. Alam mo yun? So, yun yung consequence, naging pillar of salt. Pastor, pag sinabing pillar of salt, ano yung tsura nun? Well, parang estatwa nga siya. Sa mga movies, no? Mga movies na napapanood natin, lumalabas, naging parang estatwang asin siya. No? Kasi pag define mo ang pillar kasi sa bahay, yan yung mga ano eh, mga poste, halige, di ba? So sa Tagalog, naging halige siya ng asin. So, I don't know, we can take it literally na naging asin talaga siya. Parang mga snowman. Parang ganun siguro. No? Tanong natin ito pagpunta sa heaven. Pagpunta natin sa heaven, panapin natin agad si Abraham. Sabi natin, Tatay Abraham, kami na naka-curious lang. Ano ba nangyari niya sa pamangkin mo tsaka sa asawa ng pamangkin mo? ano ba kinahanatnan nila? Di ba? Pero, sa ano, Pastor, sa Dead Sea, dun sa may Masada, sa unahan doon, nandun na yung sinasabi nila ang Sodom and Gomorrah. Doon makikita mo maraming pillars of salt. Oh, kasi yung, kaya sa Dead Sea, di ba, punong-puno siya ng salt? Maalat siya. Yung kaya parang, lumulutang. Ano, kung sa mga cave, yung parang stalactite, yung ganon. Mm. Pero nandun sa gilid ng Dead Sea. Parang ganon yung pillars of salt. Marami. Kaya tinawag nila daw Dead Sea yun kasi nga walang buoyancy. Pagka naligo ka doon, lulutang ka. Kasi madami ngang punong-puno siya ng salt. Kaya may mga stalactite na nabuo. So kung yun ang tinatawag na pillar of salt, pwede na ganun ang itsura niya. Mukha siyang stalactite, mukha siyang pillar, mukha siyang halige, or maaring sa shape ng tao. I don't know, pero most obviously, kung ganun yung pagkaka-describe no, sa mga nakapunta na sa Israel, eh, siguro yun nga yun na itsura nun. Anong itsura nyan, sister? Stalactite na parang ano rin, yung snow? Hindi, kasi yung doon sa Dead Sea na part, di over time, nag-ano na siya, yung nag-reduce na yung water. Hindi na siya noong unang panahon, sobrang lawak. So I think parang 10 miles na ang parang na reduce noong tubig. So yung na-dry na part, nandoon yung maraming ano, pillars of salt. Parang maliliit na so pillars ng salt. So inalintulad siya doon. Inalintulad siya doon. Sa yung naming spot na parang resort, yung parang beach niya, ang daming mga rock salt na masakit sa paa. Durog-durog. Pero doon may area na talagang malalaking salt. Pero at least pag pumunta ka doon at nagsangag ka, madami ka ng asin. Paminta parang na lang. Ano siya, Pastor, parang crystal yung dating niya, yung na-crystallized na salt. Oo, na-crystallized. Na-imagine ko nga eh. Parang tawas nga. Parang ganun nga na-imagine ko. Para siyang malaking tawas. Parang ganun. Ganun yeah. Doon, parang mga tawas. Yan, pag-usapan naman natin. Nakaligtas yung tatlo, si Lot at saka yung dalawa niyang anak. Dito, sumunod naman sa ating pagtatapos, maikli na lang to eh, yung origin ng Moab at saka Ammon. Diba? Naalala niyo si Ruth? Moabite yun eh. Moabite woman yun eh. So, eto mga pinsan ng mga Israel. Kasi nga, pinsan nila si Lot. Galing kay Lot pala. So basahin natin ano nangyari. Okay. Si Sir Lenlen, makikibasa. Lot departed from Zoar and lived in the mountains along with his two daughters because he was afraid to live in Zoar. Instead, he and his two daughters lived in a cave. Then the firstborn said to the younger,
our father is old and there is no man in the land to sleep with us as is the customs of all the land. Mm-hmm. Come, let's get our father to drink wine so that we can sleep with him and preserve our father's line. Mm-hmm. So they got their father to drink wine that night, and the firstborn came and slept with her father. He did not know when she lay down or when she got up. Okay, ayan na. Nakakalungkot tong pangyayari na to. Umalis sila ng Zoar din pala. Diba? Kasi doon sila naligtas, diba? Umalis sila kasi natatakot sila na tumira sa Zoar. Kasi nga, baka matchismis sila doon, mapagbintangan o whatever. So instead, si Lot at saka yung dalawa niyang anak tumira sa kuweba. Ngayon, sa kuweba, kung nasa kuweba sila, ilang na lugar, sila lang ang tao. No, sabi ng panganay, ito, sabi ko sa inyo, meron silang binabalak na masama. Pag may alak, may balak. Imagine, biblical pala yung pag may alak, may balak. Then the firstborn, sabi niya, sabi ng panganay, doon sa nakakabata, ay matanda na ang tatay natin. At wala namang ibang lalaki dito na pwedeng sumiping sa atin na kagaya nung kaugalian sa ating pinanggalingan. No? Bakit hindi kaya? Halika. No? Halika at lasingin natin si tatay. Di ba? So pwede tayong tumabi sa kanya, no? At para ma-preserve yung kanyang descendants. So, ang ginawa nila, pinainom nila yung tatay. No? Pinersa ba nila yung tatay nila? Di naman, pinainom. Diba? At yung panganay ay tumabi sa kanyang ama. No? At he did not know when she laid down or when she got up. So, ibig sabihin, lasing na lasing si Lot. Anong masasabi niyo dyan? Eh di wala siyang, kung lasing siya, wala siyang power. Wala siyang lakas. So, ang gumawa, yung anak. Mm-hmm. Na wala. Sa palagay mo, pero, parang na-victimize si Lot? Ni-rape niya si Lot. Mm-hmm. Pero hindi kung lasing kung tulog, di ba hindi naman tatayo yun? Hindi ko alam. In science. Di ba? Okay. For the sake of argument, okay? So walang sabi natin medically that's impossible kasi walang mangyayari dahil lasing ka, tulog ka, and it's impossible for you to be raped dahil hindi nga daw sabi ni Sister Lenlen tut. So ay kung totoo 'yung sinasabi ni Sister Lenlen, edi ibig sabihin, alam ni Lot. Yeah. What do you think? Hindi, so, separate ang tawag dito, ang male organ has separate, parang may sarili siyang brain. Kahit tulog yung body, it lumalaki siya ng sarili niya. Well, that is common during, tinatawag kasing involuntary erection during, usually, sa morning, no, kasi alam mo yun, because of eventually mag-iihi yung lalaki, no. Pero I don't know, I wanna hear siguro yung mga kapwa ko lalaki sa sitwasyon na to. Hindi naman to usapang bastos, pero we're just trying to look at yung situation ni Lot at bakit hindi siya nakatanggi, di ba? So ang tanong dito, kung lalaki ka, lasing ka, hindi mo alam ang nangyayari. Tapos, alam mo yung tipong, di ba sa TV Patrol, ang dami nung, hindi ko po alam yung nangyari. Lasing po ako nun eh. Di ba? Ang daming ganun na dahilan. Is it really true? Kapag lasing ka, hindi mo ba talaga alam ang nangyayari? Siguro tanungin natin yung merong experience na nakainom. Kasi hindi na masasagot siya ng taong hindi nakainom. Di ba? So, meron ba dito na gustong mag-testify na umiinom siya dati. At kung sakali man... Drugs, Pastor. Ano pa? Kinaluhan ng drugs kaya hindi niya alam. Kinaluhan ng drugs kaya hindi niya alam. Ano. So, pero
what I mean is that possible? Yun ang tanong, is that possible na hindi mo alam? Pangalawang tanong, is that possible na you will be raped na hindi naman siya erected or whatever? Or is it possible na natutulog ka, na hindi mo talaga alam, tapos erected siya and then they were able to do it and did it. So, naging successful sila sa pag-rape sa'yo. So, I don't know. How about the male? No, kayo ang sumagot. Ano ang inyong point of view dyan? No. For the sake of discussion. Naiya sila. Alam po yun, Pastor. Ano po? Alam po yun. Alam ni Lot na may nangyari, kaso go with the flow na lang siya. Mm-hmm. Siguro medyo tigang na rin siya nun. Kasi yung pag-present pa lang sa'yo na niyaya ka ng inuman, di ba? Parang unusual yun. Di ba? Parang pangalawa, pwede kang mag-play victim, pero is it really true na victim si Lot? Hindi, practice naman lang yung costume yun. Baka exactly. Saan nga ba sila galing? Before na malasing siya, ginawa niya yun. Exactly. Saan nga ba sila galing? Galing sila ng Sodom, remember? Di ba? Yeah. And, practice mo yun. And, kumbaga, yung impact nito, ha? Yung impact nito na kasalanan nila, alam nyo ba na hanggang sa panahon pa ni David, di ba? May impacto. Dahil kaaway nila yan eh. Moabites sa Ammonites. Yung mga descendants yan, kaaway nila yan. So, di ba? Pero, let's clear it. Do you really think si Lot victim o pa-victim lang? No. Sadya. Sadya. Meron bang ibang point of view na pa-victim talaga si Lot? Maybe. Maybe. Ah, sige, ano, sister. Maybe kasi 'di ba parang syempre siguro na anong lang niya na nawala yung asawa niya. Siguro nung nalasing siya, kala niya asawa niya yung like is doing love with yung asawa niya. Yung wife niya. Mm-mm. Yeah. Oh. Pero the next day May next day, 'di ba? Tingnan natin, basahin natin dito. Sister Jasmine magbasa. The next day, the firstborn said to the younger, "Look, I slept with my father last night. Oh, hindi abang niya pa. Let's get him to drink wine again tonight, so you can go sleep with him, and we can preserve our father's line." Mm-hmm. That night, they again got their father to drink wine, and the younger went and slept with him. He did not know when she lay down or when she got up. Mm. So, ano yung sabihin? Na, okay, sige, benefit of the doubt. Baka naman talaga na victimized lang siya. Hindi pala, Pastor. Alam niya to kasi wine lang. Nalarasing sa wine eh. Oo, may pangalawa eh, di ba? May pangalawa. Kung vodka to, baka may malasing pa siya. Ako, lang pala. Experience ko kasi, ako, experience ko, share ko yung experience ko. Sa experience ko po, ako po ay galing sa alcoholic family. Di ba? Ang lolo ko, ang tatay ng nanay ko ay alcoholic. Ang tatay ko ay alcoholic. No, mga bata pa lang kami, I started drinking kasi pinayagan kami. Kesa daw, pagkatapos daw namin bumili ng beer para sa mga uncle namin, sa mga tito namin, sa tatay ko, mag-form na kayo dyan ng maliit na lamesa. I was only 14, 15. Allowed kaming uminom ng beer. Di ba? And then, kumbaga, kami, for the sake of para masabi lang na cool kami, uminom kami ng beer. And then eventually, we get addicted to it. And then, somehow, borderline probably alcoholic. How many times in my life na na-experience ko maging malasing? Okay? Pero, wala akong maalala na during those times, na lasing ako, ay yung tipong lasing na tumatawag ako ng uwak. Alam niyo yun? Pag sumusuka ka na, uwak! Uwak! Kaya tumatawag ng uwak eh. So,
As in, lasing na lasing ka na, pagpikit ng mata mo, umiikot na yung paningin mo, di ba? So, ganong klase ng lasing, susumpa mo, ayoko na uminom, pero kinabukasan, pag tinawag ka ng barkada mo, inom ka na naman, di ba? So, from my own experience, hindi ko alam sa iba, wala pa ako maalala na nalasing ako na hindi ko alam yung ginagawa ko. There were times na natulog ako katabi ko ng aso. There were times na natulog kami sa daan na magbabarkada sa sobra naming kalasingan. There were times, madami na nakakahiyang pangyayari dahil lasing ka, pero lahat yun, alam ko yun. Lahat yun. Kumbaga, mahina lang yung control ko sa sarili ko, pero wala lang akong inhibition, matapang ako, or wala akong makapalang mukha ako dahil lasing ako. Pero lahat yun, alala ko yun. Alam ko nangyayari lahat yun. Kumbaga, kung sakali man na may pagkakataon na may katabing opposite sex, whatever will happen, alam ko yun. Imposible, hindi ko alam yun. Alam yun. So, plus, from what I experience, from my point of view, if you are that much drunk, mababa ang chances that, alam mo yun, lalo na tulog ka, it will be up. So, kumbaga, I therefore conclude from my own point of view and experience, I therefore conclude, yes, lasing si Lot, pero alam niya ang ginagawa niya. And he is into it because he was able to do it. Kasi if you're wasted, totally wasted, it will shrink. Hindi mo magagamit yun. Alam mo, lalo na hindi mo naman gusto. So, I mean, it's easier for a female to be raped na lasing, pero for a male to be raped, ilan na bang balita na narinig natin na gano'n na isa pong lalaki ang ginahasa sapagkat sa lasing na lasing. Ginahasa siya ng 10 babae. Wala naman tayong narinig ng gano'n, di ba? So usually babae yung nare-rape, di ba? So I doubt, nagda-doubt ako dito. Plus the following day, ibig sabihin, may hangover ka pa, inom ka na naman. Sige, pasensya na, hindi ko na, panganay ha, pasensya na, hindi ko na alam nangyari sa ating kagabi. Pero sige, inom ulit tayo. Di ba? Parang, come on, di ba? Parang, hello Lot, di ba? Parang, kumbaga, totoo ba talagang victim ka? Di ba? So, pero remember, saan sila galing? From a very perverse society, which is Sodom. So, Pastor, alam din ni Lot. Siguro nag-enjoy din siya. Well, obviously, kasi nabuntis siya yung anak niya. Diba? Diba, pag hindi pa naman ganun kalasing na i-engano siya mag-ano? Pag hindi ka pag ganun kalasing, that's very possible na you get engaged with the sexual activity. No, that's why tingin ko nasa ganung stage pa si Lot, hindi pa siya totally talaga wasted. Yeah. No, kasi ang sinabi lang naman dito sa last part, he did not know when she lay down or when she got up. Okay? Yeah. So kumbaga, maring tulog na siya, wasted na siya, pero in the process na habang umiinom ka, pwede na kasi may sexual act. Nakuha natin. Kumbaga, habang nagiinuman kayo, pwede may sexual act na. So, lasing ka na, pero hindi ka pa talaga totally wasted. Kasi when you're wasted, totally wala kang magagawa. As in, you're wasted. Wala kang, totally wala. Ang intention mo is to sleep. Kasi, punong-puno ka ng, yung blood mo, punong-puno na alcohol content eh. So, kaya di ba may mga napupoison sa pag sobrang inom. Dahil ang alcohol is depressant. Downer yan eh. Di ba? So, sigarilyo is upper. Kumbaga, kaya nakakatawa no, yung mga tao habang umiinom, naninigarilyo. So, inom ka, downer, tapos sigarilyo ka, upper. O yan, kaya baliw na baliw yung mga katawan nila. So, itong alcohol, since downer to, talagang ang goal niyan, ida-down niya yung katawan mo. Kumbaga, psychologically and physically, babagsak ka. Kumbaga, ang pinaka-goal mo, gusto mong matulog. So, it's impossible na maka-rape ka or rapin ka. Parang ganun. So, verse 36, tingnan natin. And 37. Brother Aldrin, kau na tumapos, kau nagsimula. So, both of Lot's daughters became pregnant by their father. Firstborn gave birth to a son and named him Moab.
He's the father of the Moabites of today. The younger also gave birth to a son, and she named him Ben-Ammi. He's the father of the Ammonites of today. Exactly. Binanggit kanina ni Pastor Tin, no? Yung, baka naman na-save itong si Lot dahil pamangkin siya ni Abraham, right? So, doon sa pinag-aralan natin sa isang preaching, kung naalala niyo yung hand-me-down, di ba? So, pwede kang mag- si Abraham kasi nag-hand-me-down ng good. Diba? Promise. Ayun, eh good yun. Di ba? Since may promise sa kanya, covered si Lot. Di ba? Kung sakali man, no? Kumbaga, yun ang point of view ni Pastor Tim, which is a good point of view. I think, mayroon talagang count yun dahil nga goodness ng God yun eh. Pero may hand-me-down din tong si Abraham nga na bad and ugly. And this is part of it. Diba? May hegemonization siya, binenta niya si Sarah. These are all things na bad and ugly na ginawa ni Abraham. Ito rin yung solusyon ng dalawa. Imagine nyo. Apo nito eh. Yung dalawang anak ni Lot kasi pamangkin niya si Lot. Apo niya sa pamangkin to, itong dalawang babae. Yung solusyon nila para mag-continue yung ating lahi, gawa tayo ng sarili nating lahi. O di ba? Ganun din naman yung Hagar solution. So ibig sabihin, nakapag-hand-me-down din si Abraham na hindi maganda. Diba? So kasi nga, yun yung culture. Plus, galing pa sila ng Sodom. So from a very, very perverse society. So imagine nyo, in spite of everything, sinave siya ng Panginoon. Nagdalawang isip, nag-hesitate. In spite, because of the compassion of God, sinave pa rin siya ng Panginoon. Diba? Ano nangyari? Ganun na naman. Kasalanan naman sila. Anong implikasyon ng kasalanan nila? Yung dalawang anak na yon, si Ben-Ammi na naging Ammonites, at saka si Moab na naging anak ng panganay, yung dalawang lahi na yon, they've been hunting Israel. Probably until now. Pamaganak nila yon. No, galit din sila sa Israel until now. So mga pinsan nila 'yon. So imagine niyo yung solution ni Hagar, ni Sarah at saka ni Abraham, yung Hagar solution, 'di ba? Si Ishmael ang anak ni Hagar, Isaac ang anak ni Sarai, ni Sarah, and eventually 2021 magkaaway pa rin yung anak ni Ishmael at saka ni Sarah. 2021, yung mga Moabites and Ammonites were descendants of, we don't know anong lahi nila ngayon. Google na lang natin. Pero still, I'm sure, galit pa rin sila sa mga Israelites. So, ano yun, nag-hand-me-down pa rin tayo ng hindi maganda. Diba? So, inaani pa rin, hindi maganda. Okay, takeaway. Before we pray for our takeaway, comments, suggestions, questions, before we end our session. Sabi ko siya, mababaliw si traffic toll po kung nabubuhay siya noong unang panahon dahil madami siyang susolusyonan. Pamilya pa lang ni Abraham, magulan eh. Who wants to start? Ano natutunan natin? What about obedience? What about hesitating? What about morality? What about, alam mo yun, doing the Lord's will instead of your own will? Anything na you wanna share. Iba, Pastor, kinurse ng Lord yung hindi lang sa anak, yung curse hindi lang sa anak, sa apo, sa hanggang fourth generation. Mm-hmm. So, nag-attend ako before ng mga seminars. There is, they call it stream, cleansing stream. Mm-hmm. Yeah. Now, cutting off the curse. Yeah. Yeah, cutting off the curse. Mm. So, when you turn to God, makakat yung mga curses na yun. Mm-hmm. From your generation hanggang sa anak mo. Mm-hmm. Hanggang sa magiging generation ng mga anak mo. Mm-hmm. So, the only way to cut those kinds of evil things is to turn to God. Yes. Exactly. And when we experience na maborn again tayo, we ask for forgiveness, no? In-accept natin yung mali,
then the Lord will not only forgive you, He will also protect you and bless you. Yeah, yun ang karugtong nun. No? Kumbaga, hindi na ma-experience sa mga anak mo yung dating na-experience sa mga naunang tao, yung mga nag-hand-me-down ng mali. Diba? But when you start to have, to decide on yourself and have you, kumbaga, mga started committing na mga panibagong mga rounds na naman ng mga mali, then tatamaan na naman yung mga generation na yun. So the more we are into God's fold, the more we are safe. Diba? Yeah, it's not wise to get out doon sa flock ng Panginoon. Okay, take away. Let's start with the Athanasios. May comment po ako, Pastor, dun sa two daughters. Tama po kayo na commendable po kasi they were engaged. Pero nasa last full city po sila, pero napanatili po nila yung virginity nila kahit engaged na po sila. So that was commendable. Pero takeaway ko is yung message po ni God na yung obedience na when may temptation, just run and then don't look back. Yung takeaway ko. Exactly. It's same takeaway. Ako rin yun yung takeaway ko. Talagang ako sa akin, ang lakas ng dating ng experience ni Joseph. Huwag ka nang mag-explain. Just run. Alam mo yun? When you are faced with temptation, run. Kasi hindi ka mananalo. Honestly. Lalo na may mga previous problems. It will just overtake you. Just run. Kaya ito sinasabi ng Lord, go ahead, run. Lot, two daughters, wife of Lot, Mrs. Lot, run. Kasi you've been immersed so much dyan sa Sodom. Gustong-gusto niyo yung buhay dyan. So pagka lumingon kayo dyan, magdi-decide lang kayong bumalik. Baka gusto niyo pang sagipin yung mga tao doon. Dahil may mga mahal silang tao doon, for sure. Diba? Pero wala, tumalikod yung asawa ni Lot. Kaya nalot-lot. Sister Jasmine, any takeaway? Ano po? Ang sa akin po, maging tayo kay God. Yung hindi lahat, magpatuto tayong makinig kasi hindi lahat joke na nakalimutan ko. Yeah, kasi pinagtawanan kasi siya nung sanito. Yeah. Yeah. Basta salita ng Diyos, dapat makinig tayo, huwag tayong, di ba? Ganun din naman si Sarah, natawa rin siya, di ba? Oh. Ganun din yung son-in-law ni Lot. Natawa rin. Di ba? Parang, kailan nyo ba susirisoyin yung Panginoon? Kasi matter of life and death yan. Salvation yan. Actually, ako rin, kinukonsider ko rin na takeaway yun. Na take lang. Pag kami sinabi ng Lord. Di ba? Na parang, halimbawa, sinabi ng Lord, next year, 200 ang La Filnas. Paano mangyari yun, Lord? Di ba? Natawa tayo. Eh, pandemic. Di mangyari yun, Lord. Di ba? Importante na pag sinabi ng Panginoon, makinig tayo. Diba? Sundin natin. I agree with you, sir. Yeah. Tita Amy. Naka-mute po kayo. Ang takeaway ko ganun din sa Lord now, when God is giving you the chance to reform, to transform, huwag ka na mag- dalawang isip, diretso ko na ka na lumingon. Yan po. Yeah, in fact, na si Lot is specifically nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-engage doon sa dalawang angel, ang Diyos talaga gusto siya sagipin. The fact na freeze na lang siya, sabi ng Lord, sige, batakin niya na yung palabas. Hinawa ka na sa kamay eh. Kasi ayaw lumabas eh. Diba? So, sabi ni Tita Amy, huwag ka na magdalawang isip. Sumunod ka sa Panginoon. Amen. Amen. Yes. Tita Gertie. Parang yung pag-destroy ng Sodom and Gomorrah,
parang yung nangyari sa atin nung pandemic na sabi ko magla-lockdown tayo in March 15 kasi may pandemic, pero 'di ba ang daming hindi rin nakinig, ang dami ring 'di ba nung nakita natin sa Florida. Yeah. So parang ganun din ang sitwasyon na hindi tayo nakikinig. Tapos nung nakita na na ang dami nang namamatay doon pa lang yung mga tao, nagpapanik, nakinig. Yeah. So I think importante din na yung makinig tayo. Yeah. Hindi tayo mag-look back pag sinabi ng Panginoon, run. Na tayong magdalawang isip kasi. Amen. Amen. Baka hindi tayo maano. Oh, parang at saka care. Tama naman ano yung parang ano nga siya ano, parang nangyari nga no March 15, no. Nag-party nga pa nun sa Florida eh. Tapos boom, tinamaan yung Florida, 'di ba? Buong state 'yun. Ang taas ng cases, 'di ba? So at saka 'di ba picture din yung Sodom and Gomorrah ng coming situation to come, yung scenario. 'Di ba? End of times, 'di ba? May mga sulfur din na maglalabasan, 'di ba? So it's a good picture, a reminder for us na hey, seryosohin natin ang Panginoon, 'di ba? Yeah, parang sinabi, kumbaga binigyan na sila ng grace period na labas na kayo. Tapos yung nagdalawang isip pa rin ng Panginoon. So parang ganoon din sa at kung i-apply natin ngayon, binigyan na rin tayo ng grace period na malapit nang darating ang Panginoon, ganyan babalik siya anytime. Pero ang dami ring mga taong hindi pa rin nakikinig. Yeah, our church, no. I'm so proud of our church because we are the forerunners of the church, one of the churches. Tayo ang kauna-unahang nag-shutdown church natin. In fact, I heard some other pastors na, "Why are you shutting down?" Naalala niyo yung Pastor Bert no, naglagay kayo, nagpaskil kayo doon. That was the second Sunday of March. Because the board decided, nagmi-meeting kami na let's shut down. Kasi it's a clear cut. Although, noong panahon na yun, hindi pa talaga mataas ang COVID. Wala pa, hindi pa. Tapos hindi pa naka-shutdown ng English, ang Korean, hindi pa ang Spanish. Tayo lang ang nag-shutdown. Tapos ibang mga churches na Nazarene, hindi naka-shutdown. Ibang mga churches na mga Christian, hindi naka-shutdown. Tayo ang unang-una. Kaya kung titingnan nyo, parang para tayong ano, para tayong ginagawa nyo, sa shutdown kayo, di ba? So, pero right after the following Sunday, shutdown sila lahat. Kasi sinabi ng government. Kasi naalala mo yan, 15. Naalala mo yan, Tita Gertie, wala pa sinasabi ang government na mag-shutdown, nag-shutdown na tayo, di ba? Di ba? So, ibig sabihin, in-announce na yun na March, kasi sa school, in-announce na ng school na March 15, wala nang pasok. So, yeah, pero the Sunday prior to that, nag-shutdown na tayo. Kasi hindi pa nag-shutdown ng ibang katabi natin noon eh. Kung matatandaan nyo rin, nag-reopen tayo ng November 1. This time naman, pinagtatakahan tayo na, ba't kayo nag-open November 1? Diba? Tapos kasi sarado pa lahat. Tayo naman nag-open. Pero since November 1, ngayon September na, wala tayong breakout. God protected us kasi we listened when to close and when to open. Obedience is the key. We need to obey God. We need to closely hear God's word. Lord, are going to protect us. Lord. Kasi hindi ka pwedeng, kailangan may imbalance ka. Hindi ka pwedeng reckless na, sige, open tayo. Bahala si Batman, di ba? Hindi naman pwedeng babalutin mo yung sarili mo ng takot na magtatago lang tayo sa bahay, di ba? Kumbaga, binalansin natin, nag-open tayo, social distancing. In fact, sinabi ng California, di ba? Tanggalin nyo na yung mask. Hindi tayo sumunod pa rin, nakamask pa rin tayo. Tapos nakakatawa, sinabi na naman ng California, ibalik nyo yung mask. Hindi na tayo mag-a-adjust kasi nakamask pa rin tayo until now. Kumbaga, we listen to God, we don't listen just to people. Kumbaga, ano ba yung nakikita natin yung sitwasyon? Ano yung tama yung ginagawa natin? And listening to God, obeying God day by day is very, very, very important as we live our lives. Yeah. So I agree with Tita Gertie. We need to listen, obey. Di ba?
All right, Sister Pepot. Pastor, base doon sa kay sa asawa ni Lord. Kasi mm-hmm. diba tayo, nung hindi pa tayo Kristiyano, aminin natin, may mga taong materialistic pa, diba? Mm-hmm. So, ngayon tinanggap na natin si Lord, mm-hmm. makinig lang tayo at kalimutan na natin ang nakaraan, kung ano mang meron tayong mga material na bagay ng nakaraan. Mm-hmm. Aside na natin yun. Ngayon na tayo, huwag na tayo maging materialistic kasi pag binalikan natin ang nakaraan, baka maging ascending tayo. Mm-hmm. It doesn't mean na lust of the flesh lang yung gustong balikan nila. It could be possibly a materialistic world. Kasi Sodom is a booming city. Diba? Kasi ba't niya pinili yon? Kasi nga, ang Sodom, yung, sa time ng Abraham, I think ng mga earlier times sa binabasa natin, ang pagkakadescribe doon, maganda ang setting ng tubig. Maayos. Land of flowing with milk and honey. So maunlad. So siguro ang namiss siguro nung ano nung ni Mrs. Lot ay yung mga alahas niya. Ano ko nandiyan yung mga alahas ko? Pastor, pwede rin kasi saka yung mga party-party. Mga party. Guy tita. Si yung asawa ni Lot, I think galing taga Sodom siguro siya kasi 'di ba parang hindi naman sinabi na may asawa si Lot. So siguro nung kasi we can compare this situation sa salvation natin na this time the salvation is by grace. Mm-hmm. Diba? Our salvation is by grace through faith. Mm-hmm. Tapos, kaya pag nung lumabas na sila, pagka, diba, pagkalabas nila sa kaumulan, sabihin, wala nang chance yung mga matitira. Diba kung sa second coming ang salvation is good through good works na, diba? Kasi tapos na yung grace period. So, ikaw na ngayon ang mag-work for your salvation. So, siguro, inisip lang ng wife ni Lot na, ako, yung family ko, sana makasama sila dito. Kung nakainig lang, sana sila. So, siguro, that pwede rin yung idea na she looked back kasi to check on her family. Mm-hmm. Yung mga ganun. But it's too late, eh, no? Kumbaga, kasi... Kaya nga, sinasabi na, now is the time for salvation. Kasi once, amen. Pag namatay ka na, no more na. Exactly. Parang ito yung sinasabi. Tita Girlie, yung sinasabi mo, parang ito yung culture na, di ba, pag may namamatay, tapos may lalapit sa atin, uy, pag-pray mo naman yung nanay ko, tatay ko namatay. And we cannot look back. It's too late. Hindi natin, kahit ako, ilang beses sinasabi ng parents ko, pag, birthday ng lolo mo ngayon, ng lola mo ngayon, pag-pray mo naman, you know, I always tell them na I will pray for those people na naiwan nila, kagaya mo, mga apo niya, ano ba. But hindi ko dinidiretso na kasi I don't want to offend them. Alam mo yun. Pero it's not time for theology kasi hindi pa naman nila talaga fully grasp. Pero what I'm saying is, generally for us, it's too late. That's why ang rason, ngayon tayo mag-disciple, ngayon tayo mag-evangelize, ngayon tayo maghikayat sa Panginoon. Ipakilala kung sino ang Diyos. Ngayon tayo magsipag. Kasi once they die, it's too late. Wala ka na magagawa. Patay na sila. Diba? So, it's either they go to heaven or they go to hell. It is God who knows kung saan sila pupunta. Hindi rin naman tayo pwede magsabi na, baka magkagulatan tayo. Nasaan dito? Kasama ko sa church na. Lagi kong katabi yun na. Tapos wala sa heaven. Nagkagulatan pa kayo, diba? So, I mean, it's a personal, kaya nga personal relationship eh. So, that's possible. Even though we look back, they're gone. Wala na. Diba? So, ngayon tayo mag-invite. Kaya importante ang pag-invite. Ngayon tayo mag-invite. Pag wala na. Wala na tayo magagawa. Diba? Pastor Tin. Parang sarap na kinakain. Chips po, chips. Chips po, Bogart. Kanina pa nga po sumisipa eh. masakit siya sumipa. Parang nasabi na nila lahat, pastor eh. Mm-hmm. Yung mga ano eh. So, ayun. Yeah. So, try natin si Bishop James. Bishop James. Bishop na. Ay, pastor, ganun din eh. Parang nabanggit na lahat eh. Wala copy paste. Wala ka bang tanong or anything?
Wala na, Pastor. Mag-clear naman. Clear na. Si Pastor Bong. Sa akin, Pastor, ano, dito yung papasok na yung kasabihan na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa patutunguhan. Parang yun ang ginawa ni Lotte, yung sinful city, sinful life, parang ayaw niyang iwanan. Mm-hmm. Kaya siya, may hesitation siya. Mm-hmm. Pinuwersa siya. Mm-hmm. Tuting, sa atin naman, yung application sa atin, ano, salvation is free, mm-hmm. pero hindi cheap yun. Mm-hmm. Dahil buhay ang ibinayad ni Jesus Cristo para matubos ang ating kasalanan. Mm-hmm. So, kung tayo lilingon ulit, babalikan natin yung old life natin. Mm-hmm. Parang nagiging cause ng pastor usually backsliding. Mm-hmm. Parang namimiss natin yung dating buhay, mm-hmm. na worldly life. Pagkakuan. Parang namamangka sa dalawang ilog. Mm-hmm. So, parang make up your mind. Mm-hmm. Sa akin ka o sa mundo ka? Yes. Mamili ka. Yes. Pero isipin mo, salvation mo, that's eternal life. Mm-hmm. Yung worldly life, after that, eternal death. Mm-hmm. Make your choice. Mm-hmm. Ayun ang takeaway ko, Pastor. Amen. Thank you, Pastor Bong. Parang sinasabi mo, pinapipili na rin si Lot nun eh. Di ba? Ano, mag-stay ka ba dito o sasagipin kita? Kasi nag-hesitate ka pa eh. Di ba? Parang ganun. So, ang ginawa ng Diyos, because of His compassion, yun na yun, yung grace eh. Di ba? Parang, kunin na kita. Hinatak na siya. Binatak na siya. Di ba? So, ganun kabait yung Diyos natin. Di ba? Kahit na talagang sablay-sablay tayo, pero andun talaga yung ano niya, yung pagmamahal niya sa atin. Thank you, Pastor Bong. Si Sir Lenlen. Tanong ko lang po, di ba yung sulfur gas, usually ang source nun sa vulkan? Yeah. Oh. Meron. So yung nangyari doon, possible na sumabog ang vulkan? I don't know, pero sabi kasi, pagkakadescribe, from the sky. Rain from heaven. Rain from the sky eh, yung baga. Kung halimbawa, kung titingnan siguro ng scientist yan, sige, baka pumutok yung vulkan, tapos umere, bumagsak. So pagka-describe from the sky, yun yung siguro yung point of view ng scientist. No? Pero pag tiningnan mo naman sa nakasulat, galing daw sa sky. Wala nang binanggit na vulkan. Ano. Pero tama ka, madaming sulfur sa vulkan. Yung mga lava-lava na yan, yung mga may sulfur yan. Yan. Tama ka doon. Pero anyway, kaya galing sa vulkan yan o galing sa sky, ibig sabihin, ginusto ng Diyos na tapusin yung Sodom dahil punong-puno ng kasamaan. Yeah. Any takeaway, sister? Second coming yata, ganun din. Yeah, exactly. Eventually, yeah. So, yeah. Thank you, Pastor Bert. Sister, go ahead. Hindi kasi ang nangyari sa Sodom, sila lang ang informed. Walang alam yung iba. So, lahat is surprise. So, walang preparation dun. Well, ang Sodom kasi is binanggit na noon na alam yun, city of sin talaga. Oo. So, nag-decide ng Panginoon na gunawin na yun dahil nga wala siya makitang maayos doon. Parang ganun. I don't know if they have a chance na makilala ang Diyos. Supposedly, kung pumunta doon si Lot, kilala niya kasi yung totoong Diyos, yung God of Abraham. Supposedly, dapat tinuro niya na kung sino yun. Diba? Alam yun, kasi siya dapat yung missionary doon. Hindi, sumali siya. So, it's a failure. Kumbaga, it's a failure mission. Parang ganun. Kasi obviously, nilagay na siya doon, di ba? At kilala niya yung God of Abraham. Dapat, sinerya na yun. Yep. Pastor Bert.
Yeah, praise God. Very interesting yung topic natin. Ang takeaway ko dito parang magkadugtong, no? Yung because we can see that Lot was deceived, no? Mm-hmm. Yung una pa lang nung pinagpili siya, eh, akala niya yung lahat ng magaganda, vegetation, nung pinapili siya ni Abraham. Yeah. Pinili niya yung maganda. He was deceived there, no? Sa una pa lang. Mm-hmm. Ang makikita natin dito na kagaya sa sinabi sa Corinto na do not be deceived by evil, for evil or evil company, sabi nga nun, corrupts or destroy your good habits. Mm-hmm. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. So dito pa, parang nakikita natin na kahit na masabing kung Kristiyano na, Kristiyano talaga si, kumpaga sa panahon na ito, noon na hindi tinatawag na Kristiyano eh. Have faith in God, no? They believe in God. And yet, because of this evil na napuntahan niya, he was deceived again here that we can see na he mingled, he joined this company which corrupt na yung kanyang good habit o yung pagka-raise niya bilang may takot sa Diyos. So makikita natin dito na si Abraham, ay si Abraham, si Lot ay makikita natin na hindi naging effective, no? Ito yung pangalawa. Na even his in-laws supposed to be na iniikayat niya. Hindi sila naniwala sa kanya. Na because yung kanyang pananampalataya, Kristiyano na siya, hindi siya naging pagko-compromise pa siya sa mundo. Kaya kahit na totoo na yung sinasabi niya, hindi pa rin naniniwala sa kanya. No, iba naman yung na-born again ka, pagkatapos nagsisir ka, nagbago kang bigla eh. Di ba? Hindi sila naniniwala. Pero iba naman yung matagal ka ng Kristiyano. And I believe Lot, no? They were kasama niya si uncle niya for so long. And I believe talagang na-ingrain na sa kanya yung takot sa Diyos. And yet, he did not became effective na as a witness because he cohabit with or this sinabi kanina he was deceived by evil company that destroy his character or his good habits. So yun, sa atin bilang mga Kristiyano, dapat in order for us to be an effective witness. Hello? In order for us to be an effective witness. Hindi naman sinasabi na hindi tayo mag-isalamuha sa mga hindi mananampalataya. Dapat lang talaga tayo maging totoo sa ating pinanianaligan. Huwag nating haluhan, no? Amen. 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 Just to clarify, no, from the word itself, Sodom, this is something na sexual. Sodomy is being known as looking at it male to male and being penetrated at the back. Kasi yun yung parang sodomy na sinasabi sa batas at saka sa mundo ngayon. And then how will you try to parang defend or prove na it is only right for you to be in relationship with fellow male if it is like saying na God's design in our body is wrong? Kasi when he designed the sexual organs for male and female, the kumbaga ang purpose is una para to procreate, no? It's a sign of affection, di ba? And it's a gift of God, a pleasure gift of God. The thing is, if you will try to prove that this is only right for me to have a husband
even though I'm a male, and will do the sexual act, and they call it sodomy. Sabi ng legal yon, at saka sabi ng Biblia, at sabi rin ng kultura ng mga tao. So it is just saying na mali yung design ng Diyos. Or saying na, I'm born this way, sabi ni Lady Gaga. I'm a man trapped in a woman's body, or I'm a woman trapped in a man's body. It is only saying na, hey God, the greatest engineer of them all, di ba? How come you make a mistake na ganito? Di ba? Classic na mistake. So, pwede nating i-depensa or i-justify lahat ng bagay. Pero meron pa rin kahit common sense na lang gamitin natin. It can't be. Because that rear end is used for to excrete waste material, not for sexual pleasure. I mean, so, that is the design. Common sense na nga lang ang gamitin eh. So why use it? You know, so as a sodomic act or something. So we need just to clarify that. No? So we don't agree with that act. Okay? So, but we love these people, whoever they are. We accept them. We love them. In Jesus talaga. In Jesus way, wala tayong problema. Though. We don't judge them. We don't have the right to judge. Okay? So, mag-evangelize din tayo at mag-discipleship. So, bago tayo mag-pray, tomorrow, ita-transfer natin yung, what do you call this? Ita-transfer natin yung mga, patulong tayo sa basketball team, yung mga ano natin, yung mga tables and chairs papunta doon sa on top of the, mawalan ako ng battery, on top of sa second floor kasi naayos na natin yan nila Pastor Bert, nila James. So tomorrow, meron lang akong katanungan, Brother Bo, Pastor Bo, Pastor Ray, Pastor Bert, nauna kayo dyan, Sister Girly. Kasi may email si, sorry, i-stop ko muna yung recording.